Magandang araw po sa inyo lahat. Inyo pong matunghayan ang unang kabanata ng My Beautiful Teacher. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Unang araw ng pasukan sa eskwelahan. Kanya-kanyang trip ang mga estudyante. Ang iba ay nasa loob na ng kanilang silid-aralan at ang iba ay naman nagbubulakbol pa. Samantalang si Antonio ay nahuli nang dumating. Nananakbo siya papunta sa kanyang silid-aralan. Alam niyang mahuhuli na siya sa klase. Kolehiyo na siya ngayon kaya't natatakot siya na baka mapagalitan siya kapag nahuli siya sa unang araw ng klase. Aray! Sa sobrang pagmamadali niya ay hindi sinasadya nang may nabangga siyang babae. Pareho silang napasalampak sa sahig. Nang tingnan ni Antonio ay namangha siya sa kagandahan nito. Para ba itong anghel na bumagsak sa lupa? Itim na itim ang mahabang buhok, maputi at makinis din ang balat nito, mapungay ang mga mata, may matangos na ilong at mapulang mga labi. "Sorry miss, ayos ka lang ba?" tanong ni Antonio habang inaalalayan tumayo ang babae. "Oo, ayos lang ako," sagot ng babae. "Sige, mauna na ako, pasensya na talaga," ani ni Antonio at saka nanakbo papalayo. Napahawak na lamang si Antonio sa kanyang dibdib. Napakalakas ng pintig ng puso niya. "Sana makita ko pa siyang muli," hiling ni Antonio sa kanyang isip. Mabuti na lamang ay wala pang guro na pagkapasok nito sa kanilang silid-aralan. Sa pinakadulong upuan siya umupo. "Good morning, class." Napatulala na lamang si Antonio sa guro. Sa paningin niya ay kumikinang ito. Tsaka siya natauhan na ito ang babaeng nabangga niya. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya. Hindi niya inakala na agad niyang makikita ito. Napatingin naman ang guro sa kanya at nginitian siya. Napaiwas na lamang siya ng tingin dahil nag-iinit na ang magkabilang pisngi niya. "Hello class, I'm Clarice Salvador, your professor in philosophy and also your advisor," pakilala ni Clarice. Naghihiyawan naman ang mga kaklaseng lalaki ni Antonio. "Ma'am, ang ganda niyo naman, pwedeng mandigaw?" "Ang ganda niyo naman, ma'am, ikaw na ba ang diyosa ng buhay ko?" "Ma'am, fallen angel ka ba? Kasi nahulog na ako sa iyo eh." Sarit-saring komento ng mga kaklase niya, ang iba pa ay bumabanat. Tahimik lang si Antonio na nakatingin sa guro. Sobrang bilis pa rin ng pintig ng puso niya. Pakiramdam niya ay sasabog na siya. "Tama na yan class, wala naman tayong gagawin ngayon. Kaya ipakilala nyo na lang ang sarili ninyo para naman maging close nyo ang isa't isa," ani ni Clarice. So, ang unang magpakilala ay ang mga estudyante sa unahan ng upuan. "Pumunta kayo sa harap at magpakilala," utos ni Clarice. Nagsimula nang magpakilala isa-isa ang mga kaklase niya. Mga kwela ang mga ito at sa tingin niya ay madali niyang makakasundo. Karamihan sa mga lalaki ay joker at loko-loko. Ang mga babae naman ay mga kwela din at nakikisakay sa trip ng mga lalaki. Nang si Antonio na ang magpakilala, ay kinakabahan siya. Hindi dahil sa napapangitan siya sa sarili niya, kundi dahil sobrang lakas ng tibok ng puso niya sa tuwing napapatingin siya sa kanyang guro. Nang makapunta na siya sa harapan, ay naghiyawan sa kilig ang mga babae. Hindi naman sa pagmamayabang, ay talagang gwapo si Antonio. Maputi ito at makinis. Medyo malaki din ang pangangatawan niya. Parang ang Koreanong si Lee Jungkook. Ang kaibahan lang ay hindi siya singkit. Antonio de la Cruz. I love playing guitar and I love math and science. I hope we will all get along. Please take care of me." Sa sobrang kaba niya ay naganda otal-otal na siya. Kinantsawan naman siya ng mga kaklase niya. "Yeah, crush niya si ma'am. Lover boy yan. Ma'am, crush ka ni Antonio," kantsaw nito sa kanya. Napasulyap naman si Antonio kay Clarice.
Napatingin din ito sa kanya at nginitian siya nito. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Antonio, kaya dali-dali na siyang umupo sa kanyang upuan. Natatawa nga sa kanya ang mga klase niya dahil ang torpe niya daw. Okay class, dahil kilala ko na kayo, ang assignment ko sa inyo ay magdala kayo ng bulaklak at ibigay nyo iyon sa taong mahalaga sa inyo. Pwede ding crush, nililigawan o kaya kaibigan. 100 puntos agad kapag nagawa nyo ang pinapagawa ko. Kailangan ay may pruweba kayo na naibigay nyo ang bulaklak sa taong mahalaga sa inyo. Ayun lang, see you tomorrow, ani ni Clarice at lumabas na ng classroom. Iniisip niya na napaka-cute na estudyante niyang si Antonio. Kahit na kolehiyo na ito, ay nagka-crush pa sa isang gurong katulad niya. Samantala, nag-iisip si Antonio kung kanino ibibigay ang bulaklak na pina-assignment na kanilang guro. Wala naman siyang natitipuhan na kasing edad niya at nililigawan na babae. Ayaw naman niyang magbigay sa mga lalaking kaibigan niya dahil baka mapagkamalan siyang bading. Kaya naisip niya na kay Clarice na lang niya ibigay ang bulaklak. Siguro naman ay hindi nito bibigyan ng malisya ng kanyang guro. Napangiti na lamang si Antonio sa naisip. Uwian na, nag-aayos na ng gamit si Clarice at naghahandang umuwi. Unang araw pa lang ay madami nang gagawin. Mahirap talagang maging isang guro. Naglakad na siya palabas ng faculty at hindi sinasadya ay natapilok siya. Mabuti na lamang ay may nakasalo sa kanya. Nang tingnan niya kung sino ito, ay si Antonio lang pala ang kanyang estudyante. Kaya agad siyang tumayo ng tuwid. Salamat, pauwi ka na din ba? Gusto mo ba sabay na tayong lumabas ng gate? Alok ni Clarice. Napangiti na lamang siya nang makitang namula ang mga pisngi ni Antonio. Pusang gumalaw ang kamay niya at ginulo niya ang buhok ni Antonio. Napaka-cute mo talaga. Natatawang sambit niya. Natauhan naman siya nang makita itong nakatitig sa kanya. Iyong tingin bang na love at first sight? Nailang tuloy si Clarice kaya ngumiti na lamang siya. Halika na, sabay na tayong lumabas ng gate. Alok niya. Sumunod naman ang binata sa kanya. Habang naglalakad ay hindi mapigilan magtanong ni Antonio. Ma'am, may boyfriend na po ba kayo? Tanong ni Antonio. Hindi alam ni Clarice pero nakaramdam siya ng kaba. Sanay naman siya na tinatanong ng ganoon pero para bang ayaw niya nang magsabi ng totoo. Wala pa siyang nobyo, pakiramdam niya ay iba ang pagtingin ni Antonio para sa kanya. Ayaw niyang mangyaring mahulog pa ang loob nito sa kanya dahil alam niyang mali iyon. Hindi pwedeng magkatuluyan sila ni Antonio sapagkat guro siya at estudyante si Antonio. Lalo na't mayaman ang pamilya ni Antonio. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kapag naging sila? Ayaw niyang mangyari iyon. Wala pa, sagot ni Clarice. Hindi niya kayang magsinungaling. Napangiti naman si Antonio. Sa isip-isip niya ay napakasaya niya. May chance siya pa siya sa babae. Nang nasa labas na sila ng gate, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nalungkot pa nga si Antonio dahil hindi sila pareho ng direksyon ni Clarice. Nang makauwi si Antonio, ay hindi mawala sa isip niya si Clarice. Kahit pa saglit lamang silang magkasama, ay napakagaan na ng loob niya dito. Kahit pa parang sasabog na siya tuwing lumalapit siya dito. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Napangiti na lamang nang maalala niya ang pagsalo niya sa kanyang guro. Sana saluhin mo din ako, ma'am. Ani niya kaya napatawa siya dahil naisip niyang ang corny niya. Kinabukasan, halos lahat ng kaklase niya ay may dalang bulaklak. Ang iba ay mukhang pitas lang sa bakura nila at ang iba ay magarbo ang pagkakaayos. Ang dala niya ay bouquet ng rosas na pula na sumisimbolo din sa pag-ibig. Kinakantsawan pa siya ng mga kaklase niya na may nililigawan siya. Kinakabahan tuloy siya dahil sa guro niya ito ibibigay. Nagdadasal na lang siya na sana ay magustuhan ito ni Clarice. Maya-maya pa ay dumating na ang guro nila. Okay class, ang gaganda ng mga bulaklak nyo ah. Pwede nyo nang ibigay yan sa taong mahalaga sa inyo.
ani ni Clarice at nagsitayuan naman ang mga kaklase niya at binigay na ang mga bulaklak. Ang iba ay lumalabas pa ng silid-aralan dahil nasa kabilang seksyon ang mga natitipuhan nila. Samantalang si Antonio ay nagpapalakas ng loob. Kinakabahan siya ng sobra at sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Kulang na lang ay atakihin siya sa puso dahil sa kaba. Napansin naman siya ni Clarice. Antonio, wala ka ba ang pagbibigyan ng bulaklak mo? Sayang naman, ang ganda pa naman ang dala mo. Siguro sa niligawan mo yan, oh. Natotorpe ka lang. Kantsaw ni Clarice. Nagulat naman siya nang tumayo ito at lumapit papalapit sa kanya. Ma'am, para sa inyo po itong mga rosas. Wala nang nagawa si Clarice kundi tanggapin ang mga bulaklak. Ang ganda ng mga to, ah. Thank you. 100 points para sa iyo. Masiglang sabi ni Clarice at inamoy pa ang mga rosas. Napangiti na lamang si Antonio. Hindi niya tuloy maiwasang umasa na magugustuhan din siya ng guro. Alam niyang mali ang pag-ibig niya dito ngunit hindi niya kinakahiya ang nararamdaman niya para kay Clarice. Umagang-umaga pa lang ay ang ingay na ng klase ni Antonio. Kanya-kanya ng trip ang mga ito at para bang walang pake sa mundo. Pre, tingin ang tingin niya sa iyo, oh. Napatingin naman si Antonio sa tinutukoy na kaklase. Nahuli naman niya si Eliza na nakatingin sa kanya. Ngunit agad din itong nag-iwas ng tingin nang mahuli niya ito na tila ba nahihiya. Nax, may crush ata yun sa'yo. Kung ako sa'yo, ligawan mo na. Sayang din, chicks din yan. Kantsaw ng kaklase niyang si Jan. Napailing na lang si Antonio. Loko ka talaga. Di ako papatulan yan, tsaka isa pa, may gusto na akong iba. Natawa naman si Jan at niyugyug siya. Alam ko na kung sino, si Ma'am ba yan? Natatawang biro ni Jan. Nanlaki naman ang mata ni Antonio at hinawakan ang bibig ni Jan. Huwag kang maingay, kinakabahang si Tania dahil baka may makarinig sa sinabi ni Jan. Nagulat naman si Jan sa inasal ni Antonio. Hindi niya akalain na totoo ang sinabi niya. Nako naman pre, hindi ka naman nagsasabi na mahilig ka pala sa matanda. Biro ni Jan, hindi naman natuwa si Antonio sa sinabi ng kaklase. Huwag mo ang tawagin matanda si Clarice, mukhang kasing edad lang natin yun, oh. Tsaka mukha pang anghel, wika ni Antonio. Napailing na lang si Jan at natawa. Sige, ikaw bahala. Kung kailangan mo ng maniligaw tips, nandito lang ako. Expert ako dyan. Ani ni Jan at nag-thumbs up pa siya. Maya-maya ay dumating na si Clarice. So class, dahil preliminary exam na next week, wala akong ipapagawa ngayon. Pwede kayong mag-review sa library at gamitin ninyo ang time ko para naman makapaghanda kayo sa exam. Kaya see you tomorrow. Nasa faculty lang ako kapag may kailangan kayo. Paalala ni Clarice at agad ding umalis. Nalungkot naman si Antonio dahil hindi niya masisilayan ng matagal si Clarice. Lumabas na lamang siya ng classroom at nagpunta sa library. Magre-review na lamang siya upang makalimutan saglit si Clarice. Simula kasi nang makilala niya ito ay hindi na ito umaalis sa isipan niya. Nang makapunta siya sa library, ay hinanap na niya ang librong kailangan niya. Nang makita niya na ito at agad niya itong inabot. Akmang makukuha na niya ito nang may isa pang kamay na humawak dito. Nang tingnan niya kung sino ito ay si Eliza pala ito. Agad naman itong napabitaw sa libro at nag-iwas ng tingin. Para ba itong nahihiya sa kanya? Nang pagmasdan ni Antonio si Eliza ay hindi niya maitatanggi na maganda rin ito. Morena, bilugan ang mata at may maliit at matangos na ilong. Makinis din ito at may mapulang labi. Sexy din ito at masasabi mo talagang chicks ito. Pero hindi ganun ang tipo ni Antonio. Ang gusto niya lang talaga ay si Clarice. Ikaw na lang muna ang magbasa ng libro. Pagkatapos mo na lang tsaka ako babasahin. Ani ni Antonio at inabot ang libro kay Eliza. Tinanggap naman ito ni Eliza at ngumiti sa kanya.
Salamat. Ani nito at naglakad na paalis. Ngayon ay wala nang maisip si Antonio kung ano ang pwedeng basahin para makapag-review sa exam. Naalala niya ang sinabi ni Clarice na sa faculty lang ito kapag kailangan nila ito. Napangiti si Antonio sa naisip. Ngayon ay may dahilan na siya upang makausap at makasama si Clarice. Nang makapunta sa faculty, ay naabutan ni Antonio na nag-iisa si Clarice sa loob. Ma'am, tawag niya dito. Sinarado niya ang pinto ng faculty at lumapit kay Clarice. Napalingon naman si Clarice sa kanya. Oh, ikaw pala, upo ka dito sa tabi ko. Anong kailangan mo anak? Tanong ni Clarice. Hindi naman nagustuhan ni Antonio ang pagtawag na anak sa kanya ni Clarice. Samantala, ginawa lang yun ni Clarice upang ipahiwatig na estudyante lang ang tingin niya kay Antonio. Ayaw niyang umasa ang binata sa kanya dahil hindi sila pwede. Kahit hindi aminin ni Antonio, ay alam niyang may pagtingin ito para sa kanya. Ma'am, tanong ko lang po kung anong pwedeng libro ang reviewin ko para sa subject nyo. Tanong ni Antonio. Box of Philosophy, yung tungkol kay Plato at Aristotle? Basta yung mga librong tungkol sa filosofiya. Oo yun, makakatulong iyon sa'yo. Kung ano-ano na lang ang nasasagot ni Clarice dahil naiilang siya sa presensya ng binata. Ah, sige po. Gusto niyo po ba ng bata? Nagulat naman si Clarice sa tanong ng binata. Halos makutungan naman ni Antonio ang sarili sa tanong niya. Sa sobrang pag-iisip niya kung paano mapapahaba ang usapan, ay iyon ang lumabas sa bibig niya. Sorry po ma'am. Sabog lang. Sige po, una na ako. Paalam niya nang biglang namatay ang ilaw. Nagulat naman silang dalawa dahil sa sobrang dilim sa faculty. Kahit umaga pa, iisa lamang kasi ang bintana sa kwarto kaya sobrang dilim kapag walang ilaw. Agad namang binuksan ni Antonio ang flashlight ng kanyang cellphone. Ilang beses niyang binuksan ang switch pero walang epekto ito. Ma'am, mamayos lang ba kayo? Tanong ni Antonio at inilawan ang kinaruroonan ni Clarice. Nakita naman niya itong nangangatog sa takot. Antonio, huwag mo kong iwan, dito ka lang. Nanginginig na wika ni Clarice. Agad naman lumapit sa kanya si Antonio. Bakit? Ma'am, ano pong nangyari? Nag-aalala lang tanong ni Antonio. Dito ka lang please, huwag mo kong iwan hanggat hindi nagkakailaw. Pakiusap ni Clarice na animo parang batang takot na takot. Napatili sa takot si Clarice at napayakap kay Antonio na may kumakalabog ng ilawan ito ni Antonio ay pusa lang pala. Ma'am, pusa lang iyon. Pag-aalo ni Antonio pero todo yakap pa din si Clarice at ayaw nitong bumitaw. Hinayaan na lamang ni Antonio dahil gusto rin naman niya iyon. Hinihiling na lang niya na sana ay hindi marinig ni Clarice ang malakas na pintig ng puso niya na kulang na lang ay lumabas ito. Ninamnam na lang ni Antonio ang sandaling yakap ni Clarice. Sana hindi na matapos ang sandaling ito, hiling ni Antonio sa isip niya. Maya-maya ay bumukas na ang ilaw at muling nagliwanag muli. Ma'am, maliwanag na po ulit, ani ni Antonio. Natauhan naman si Clarice at bumitaw na kay Antonio. Napaayos agad siya ng tindig. Ay, pasensya ka na nak. May pubya kasi ako sa dilim kaya ganun ang inakto ko. Bakit ba kasi biglang nawala ng ilaw? Nakabusangot na ani ni Clarice. Natatawa si Antonio sa isip niya. Ang cute pala ni Clarice. May ganito rin pala siyang side. Natatawa ang ani ni Antonio sa isip niya. Lalo tuloy siyang nahuhulog dito. Gusto niyang makilala pa ng lubos si Clarice. Baka mahuli ka na sa susunod mong klase. Pwede mo na akong iwan, ani ni Clarice at nginitian na lamang si Antonio. Naglakad na paalis si Antonio. Hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon. Ang pagyakap sa kanya ni Clarice, damang-dama niya pa din ang init ng pagyakap nito sa kanya. Sa isip-isip niya, ay isa na siyang
pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakachancing siya sa babaeng gusto niya. Samantala, napahawak na lamang si Clarice sa dibdib niya. Hindi niya alam pero sa tuwing nandyan ang binata ay para siyang kinakabahan at natataranta siya. Hindi, hindi pwedeng mahulog sa batang iyon. Hindi pwede. Paalala niya sa sarili niya. Panibagong araw na naman, masiglang pumasok si Antonio sa classroom nila. Hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi. Agad naman itong napansin ni Jan. Lumapit ito sa kanya at siniko siya. "Hoy, ang saya natin ngayon ah. Anong nangyari?" Pilyong tanong nito. Ayaw sana ni Antonio na sabihin ang nangyari pero dahil sobrang saya niya, ay napakwento siya. "Nakstol, ikaw ah, chumachansing ka kay Mom." Natatawang kutya ni Jan. Nasapak naman siya bigla ni Antonio. "Ano ba pre, bakla ka ba? Daldal mo eh." Naiinis na sita ni Antonio. Tinaas naman ni Jan ang mga kamay niya na parabang sumusuko. "Sorry na po boss." Natatawang ani nito. Nagsiupuan na sila nang dumating na si Clarice. "Good morning class. Discussion day lang ngayon at recitation. Malapit na talaga ang preliminary exam ninyo kaya hectic talaga ang schedule. Kapag tinawag ko ang pangalan nyo, pumunta kayo sa harapan at bumunot sa fishbowl na to. Kung ano ang mabunot ninyong tanong, ayun ang sasagutin ninyo." Ani ni Clarice at ipinatong sa lamesa ang fishbowl na may lamang maliliit na papel. "Alakar!" Nagsimula nang magtawag si Clarice ng mga pangalan. Kinakabahan naman ang buong klase dahil sabog sila kaka-review at baka hindi nila masagot ng maayos ang recitation. "De La Cruz." Tumayo na si Antonio nang matawag ang kanyang pangalan. "Bumunot ka na ng papel." Utos ni Clarice na agad namang sinunod ni Antonio. "On your own opinion, define love." Banggit ni Antonio sa tanong na nabunot niya. Ayi, kantsaw ng mga kaklase ni Antonio at napatingin si Antonio kay Clarice at tsaka napangiti. "Ma'am, pwede Tagalog?" Tanong ni Antonio. Tumangon na lang si Clarice. "Para sa akin, ang pag-ibig hindi mo makikita lang yan kung saan. Hindi mo masasabi kung kailan ka tatamaan. Pero kapag tinamaan ka niyan, nako, congrats na lang. Hindi ka makakatulog kakaisip. Gusto kaya niya ako? O kaya magugustuhan kaya niya ako? Tapos kapag nandyan siya, o kaya mapapalapit ka sa kanya, gugustuhin mo na lang sumabog dahil sa sobrang kaba. Pero masaya naman kapag nakakasama mo siya. May iba-iba tayong pananaw pagdating sa pag-ibig. Pero ayon ang pag-ibig para sa akin." Mahabang sagot ni Antonio. Nagpalakpakan naman ang mga kaklase niya. "Kung mapag-ibig na yan, binata ka na tol. I'm so proud of you. Pakilala mo naman kung sino yon." Kantsaw ng mga kaklase niya. Napasulyap naman si Antonio kay Clarice. Hindi ito makatingin sa kanya. Kinilig ata si Ma'am. Ani ni Antonio sa isip niya. Napangiti na lamang siya. "You may now take your seat, Antonio." Utos ni Clarice. Umupo na si Antonio sa upuan niya. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya. Masaya pala sa pakiramdam ang tawagin ka sa pangalan ng taong gusto mo. Pagkatapos ng klase, ay may sari-sariling mundo na naman ang mga kaklase ni Antonio. Nakaalis na si Clarice. Ang iba ay dismaya dahil hindi sila nakasagot at ang iba ay walang pakialam dahil naniniwala sila sa katagang grades is just a number. Samantalang si Antonio ay nakatulala lang. Iniisip niya si Clarice habang napapangiti. Ngayon lang niya naranasan ang umibig. Masaya pala ito sa pakiramdam kahit pa nakakaba minsan. Basta makita mo lang siya sa isang araw ay sapat na. Lalo na kapag nakasama mo o kaya mahawakan mo siya. Ganito pala ang pakiramdam ng umiibig. Sana ay hindi na ito matapos pa. Ani ni Antonio at napahawak sa dibdib niya. Bigla namang tumabi si Jan sa kanya at siniko siya. "Ikaw lover boy ah. Nagpaparinig ka kay Mom. Kanina no?" Kantsaw nito sa kanya. Siniko niya ito pabalik. "Oo, paano mo nalaman?" Natatawang sagot niya. Natawa naman si Jan at
hinampas siya. Naks talaga oh, pumapag-ibig talaga si lover boy. Natatawa ang biro nito kay Antonio. Nga pala, tulungan mo ako manligaw. Di ba expert ka doon? Ani ni Antonio. Siyempre naman, ako pa. Bakit, dadamoves ka na ba? Naku, baka mahirapan ka niyan. Di lang maganda si ma'am kundi teacher pa. Baka kung ano na lang sabihin ng tao sa inyo. Ani ni Jan. Wala naman akong pakay sa sasabihin ng iba. Ang importante ay mahal ko yung tao. Sige na, tulungan mo ko manligaw. Bigyan kita 1,000. Biro ni Antonio. Ayan ang gusto ko sa'yo. Yayamanin. Sige na nga, tutulungan kita. Ito na ang tips ko para sa'yo. Sinabi na ni Jan ang mga nalalaman niyang tips sa pangliligaw. Tumango-tango na lang si Antonio sa sinasabi ng kaibigan. Sige pre, kuha ko na. Siguraduhin mong effective yan kundi kunyat aabutin mo sa akin. Birong pagbabanta ni Antonio kay Jan. Ano ka ba? Siyempre effective yan, ako pa. Basta 1,000 ko ah. Natatawang wika ni Jan. Kinabukasan, nakatayo si Antonio sa gate ng eskwelahan. Hinihintay niya si Clarice na pumasok. Hintayin mo siya sa gate. Tapos pag dumating na kindat-kindatan mo, huwag kang titigil hanggat di ka napapansin. Pogi ka naman kaya siguradong kikiligin yun. Inalala niya ang mga sinabi ni Jan sa kanya. Pag ito talaga hindi gumana, kukutungan ko talaga yung lalaking yun. Ani ni Antonio sa isip niya. Maya-maya ay natanaw na niya sa gate si Clarice. Nagsimula na siya kumindat-kindat. Hindi siya tumitigil hanggat hindi siya napapansin ni Clarice. Natatawa tuloy ang mga estudyanteng napapadaan. Iniisip nila na mahisayad siya sa utak dahil patuloy pa rin ang pagkindat niya. Sumasakit na ang mata niya pero di pa rin siya napapansin ni Clarice. Kaya napag-desisyonan na lang niyang lapitan ito. Kapag wa-epek yung pagkindat mo, lapitan mo na. Tapos tulungan mo sa pagdala ng gamit. Kunin mo yung bag tapos kung ano pang mabibigat na dala niya. Inaalala ulit ni Antonio ang sinabi ni Jan. Kinuha ni Antonio ang bag ni Clarice na ikinagulat nito. Kaya naman, nahampas na lamang si Antonio ni Clarice. Ano ka ba na? Akala ko snatcher ka. Bigla-bigla ka nalang naghahablot ng bag. Natatawang ani ni Clarice. Napabusangot na lamang si Antonio dahil hindi effective ang pinagsasabi ni Jan sa kanya. Tulungan ko na kayo ma'am. Alok ni Antonio. Naku, wag na. Folder lang naman hawak ko at hindi naman mabigat to, no? Natatawang ani ni Clarice. Lalong bumasangot ang mukha ni Antonio. Humanda talaga sa akin yung Jan na yan. Inis na wika niya sa isip. Sige na, mauna ka na sa classroom. May gagawin pa ako sa faculty. Ani ni Clarice at kinuha na ang bag kay Antonio. Nang makarating na sa classroom si Antonio, ay nakabusangot siya. Tumabi naman agad si Jan sa kanya. Ano pre? Ano balita? Tanong ni Jan. Kinutungan naman siya ni Antonio. Hanip ka pre. Sinunod ko yung tips na sinabi mo sa akin. Para ba naman akong baliw dun sa may gate na pakindat-kindat tapos nung tutulungan ko na si Clarice? Pinagkamalan ba naman akong snatcher? Inis na kwento niya. Natawa na lang si Jan. Ay naku pre, baka sign niya na hindi ka magugustuhan ni ma'am. Pogi ka naman kaya mag-move on ka na lang. Biro ni Jen at tinapik-tapik pa ang balikat ni Antonio. Hindi ko susukuan si Clarice no? Gagawin ko lahat para magustuhan niya din ako. Desididong wika ni Antonio. Natawa na lang si Jen. Good luck na lang pre, kaya mo yan. Ani ni Jen at nag-thumbs up pa ito. Natawa na lang si Jen. Oo, gagawin ko lahat para magustuhan din ako ni Clarice. Kahit pa mismo ang mundo, ang madlang ay hindi ako susuko. Ani ni Antonio sa isip niya. Tulalang nakatingin sa kawalan si Clarice. Hindi niya mapigilang maisip si Antonio. Natutuwa siya kapag nakikita o nakakausap ito. At para bang hindi makukumpleto ang araw niya kapag hindi niya makausap makita man lang si Antonio. Ngunit natatakot siya na baka tuluyan na siyang mahulog sa binata. Hindi dapat mangyari yon at hindi pwede. 10 taon ang pagitan ng edad nila ni Antonio at isa pa,
Takot siya sa diskriminasyon. Ayaw niyang masira ang reputasyon niya lalo't maganda na ang buhay niya bilang guro. At kung sakali mang maging sila ni Antonio, ay alam niyang hindi siya matatanggap ng pamilya nito. Ang magulang ni Antonio ay isa sa mga maimpluwensyang tao sa Pilipinas, kung kaya't ganun na lang ang takot niyang ibiging pabalik ang binata. Napabuntong hininga na lamang siya, inayos na niya ang mga gamit niya at naghandang pumasok sa eskwela. Nang makarating ay agad niyang nabungaran si Antonio. Nakatayo ito sa gate at para bang may hinihintay. Maya-maya ay nagsimula itong kumindat-kindat. Natawa na lamang si Clarice sa isip. Balo na ata itong batang to, ani ni Clarice sa kanyang isip at pinipigilang matawa. Hindi na lamang niya pinansin at naglakad papasok ng eskwelahan. Nagulat siya nang biglang may humablot sa bag niya. Susuntukin niya sana ito at akala niya snatcher, ngunit nang tingnan niya ito ay si Antonio lang pala. Hinampas na lamang niya ito. Ano ka ba, nak? Akala ko snatcher ka. Bigla-bigla ka na lang naghahablot ng bag. Natatawa ang ani ni Clarice. Bigla namang bumusangot si Antonio. Tulungan ko na kayo, ma'am. Alok nito. Napangiti na lamang siya. Napaka-gentleman naman itong batang ito, ani ni Clarice sa isip niya. Naku, wag na. Folder lang naman ang hawak ko at hindi naman mabigat to, no? Wika ni Clarice dahil totoo namang wala siyang dalang mabigat. Nang nasa loob na sila ng building, ay pinauna na niya ito sa classroom at kinuha na niya ang bag mula dito. Nang makapasok siya sa faculty, ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Agad naman itong napansin ni Athena na kaibigan ni Clarice at isang guro din. Siniko niya si Clarice at tinaas baba pa ang kilay niya. Oy, ano yan? May bago kang boylet, no? Biro nito sa kanya. Anong boylet? Wala, no? Tamang hinala ka. Saway ni Clarice pero hindi pa rin mawala ang ngiti nito. Wala daw pero kung makangiti, wagas. Achuchu, umamin ka na kasi. Sino yan, ha? Pogi ba? Pakilala mo naman sa akin. Natatawa ang ani ni Sheila at nilapit pa ang mukha kay Clarice. Nilayo naman ni Clarice ang mukha nito. Ano ka ba? Wala akong boylet, no? Tamang hinala ka lang talaga. Ani nito at inirapan pa si Sheila. Napahagik-hik na lamang si Sheila dahil in denial pa ang kaibigan. O siya, una na ako at may klase pa ako. Paalam ni Clarice at lumakad na paalis ng faculty. Nang makarating sa classroom, ay agad hinanap ng mata niya si Antonio. Nang makita ito ay napangiti na lamang siya. Ewan ba niya, pero kapag nakikita niya si Antonio, ay natutuwa siya. Pakiramdam niya ay kumikinang ang paligid at sila lang dalawa ang tao sa mundo. Kumakabog din ang dibdib niya na para bang sasabog na ewan. Pinakalma niya ang sarili niya. Hindi tama ang nararamdaman mo, Clarice. Maghunos dili ka. Paalala niya sa isip niya. Class, wala tayong activity ngayon, so gamitin ninyo ang time ko para mag-review. Nasa faculty lang ako kapag may kailangan kayo. Paalala niya at agad na din umalis na ikinalungkot ni Antonio. Pinili na lamang ni Clarice na umiwas kahit na alam niyang hindi niya habang buhay na maiiwasan ito. Sapagkat may responsibilidad siya bilang guro at iisa lang ang eskwelahang ginagalawa nila. Pumunta na siya sa faculty at ginawa na lang ang mga lesson plan na pinapagawa sa kanila ng principal. Siya lang mag-isa sa faculty dahil nasa klase pa ang ibang guro. Ma'am, napalingon siya sa tumawag. Si Antonio, umunot ang noon niya. Pakiramdam niya ay nangyari na ito noon. Nagtaka naman siya nang makitang may dalang bouquet ng rosa si Antonio. Mahahalata mo ring kinakabahan si Antonio habang papalapit ito sa kanya. Ito din ang nagbigay kaba sa dibdib ni Clarice. Nang makalapit ito ay inabot nito ang mga rosas sa kanya. Ma'am, alam kong mabibigla kayo, pero pwede po bang manligaw? Hindi po ito, biro. Seryoso po ako. Sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan ang pag-ibig ko sa inyo. Ani ni Antonio na ikinabahala ni Clarice. Ito na nga ang kinakakatakutan niya. Ang manligaw ang binata sa kanya. May pagtingin ang binata sa kanya.
May pagtingin na din siya dito pero kapag nagpaligaw siya dito ay masisira ang reputasyon niya, masisira ang pangalan niya. Gugustuhin man niyang abutin ang mga rosas at bigyan ng pagkakataon si Antonio ay hindi niya magagawa. Importante ang trabaho niya sa kanya at kahit paiwan niya ang trabahong ito ay hindi naman siya tatanggapin ng pamilya ni Antonio. Inilayo niya ang mga rosas sa kanya. Sorry, hindi pwede, teacher ako at estudyante ka. 10 taon ang agwat natin. Ayokong masira ang reputasyon ko at ayokong masira ang pangalan niyo. Sana maintindihan mo ko, Antonio. Malungkot na wika ni Clarice. Hindi ma'am, Clarice. Ano naman kung teacher ka at estudyante ako? Mahal kita ma'am. Please give me a chance. Hindi na napigilan ni Antonio at nagtaas na siya ng boses. Nasasaktan siya. Sobrang nasasaktan. Umiwas na lamang ng tingin si Clarice. Sorry Antonio, pero hindi talaga pwede. Marami ka namang makikilala dyan. Makakalimutan mo din ako. Layuan mo na ako Antonio. Ani ni Clarice. Tumalikod na lamang si Antonio at nanakbo palayo. Naiwan sa sahig ang kumpol ng rosas na ngayon sira-sira na. Napaupo na lamang si Clarice. Patawarin mo ako Antonio. Uwian na at hindi na nakita pa ni Clarice si Antonio. Simula nang ipagtabuyan niya ito, nakakalungkot pero kailangan tanggapin ni Clarice na hindi sila pwedeng magkatuluyan ni Antonio. Umuwi siya ng pagod at malungkot. Nasasaktan siya sa ginawa niya. Babe, malungkot ka ata. Gulat na napalingon si Clarice sa kanyang likuran. Pinanlisikan niya ito ng mata. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong niya sa lalaking nasa harapan niya. Tumawa ito at lumapit sa kanya. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napakaganda mo pa rin. Ani nito at hinawakan ang baba niya. Agad naman itong inalis ni Clarice at tinulak siya palayo. Tigilan mo na ako, Razel. Wala na tayo. Madiing wika ni Clarice sa lalaki. Bigla siyang sinamaan ng tingin nito. Hindi, Clarice. Hindi pa ako nakikipaghiwalay sa'yo. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Sigaw nito na ikinatakot ni Clarice. Hindi na kita mahal, Razel. Tigilan mo na ako. Masyado kang obsessive. Pati ang kalayaan ko ay ipinagdadamot mo sa'kin. Ayoko na. Hindi na kita mahal. Tigilan mo na ako. Galit na sigaw ni Clarice. Mumisi lang ang lalaki. Akin ka lang, Clarice. Hindi ko hahayaang may umangking iba sa'yo. Akin ka lang. Ani nito at iniwan na siya. Napasalampak na lamang siya sa sahig. Ang lalaking iyon ang dati niyang nobyo na siya rin kapatid ni Antonio. Hiniwalayan niya ito hindi lang dahil sa hindi siya tanggap ng pamilya nito kundi dahil nasasakal na siya sa relasyon nila. Ayon ang pinakakatago na lihim niya. Ang relasyon niya sa lalaking iyon. Ayaw niya ng iskandalo dahil sa oras na malaman ito ng publiko ay hindi na siya makakatakas sa kamay ni Razel. Alam niyang gagawin ni Razel ang lahat, maangkin lang siya nito. Nilayuan na niya ito pero hindi pa rin siya tinitigilan nito. Sumasakit na tuloy ang ulo niya. Hindi siya tinitigilan ng panganay, ngayon naman ay gusto siyang ligawan ng kapatid nito. Napakahaba nga talaga ng hair niya dahil magkapatid pa ang nabingguit niya. Hindi matigil sa pag-iyak si Antonio. Durog na ang puso niya. Sobrang nasasaktan siya dahil ipinagtabuyan na siya ni Clarice. Gustong-gusto niya ang babae na hindi niya kaya mabuhay kung hindi ito mapapasa kanya. Napakasakit para sa kanya na hindi masusuklian ni Clarice ang nararamdaman niya. Hinampas niya ang lamesa. Pinunasan ni Antonio ang mga luha niya. Marami pang babae dyan. Mamili ka na lang. Hindi lang si Clarice ang babae sa mundo. Kaya tumigil ka na sa pag-iyak. Pilit na pinapatatag ni Antonio ang sarili niya. Pero bigo pa rin siya. Hindi pa rin maawat ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Antonio. Kinabukasan, halatang namamaga ang mga mata ni Antonio. Pumasok pa rin siya sa eskwelahan kahit pa alam niyang masasaktan siya kapag nakita niya ang guro. Pagkapasok ng classroom ay agad na siya umupo. Nag-alala naman si Alaysa sa kanya at nilapitan siya. Namamaga ang mga mata mo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Tumingin naman sa kanya si Antonio at pilit na ngumiti. Oo, ayos lang ako. By the way, gusto mo bang magsini sa Linggo? Hangout ganun? Aya ni Antonio. Nagtaka naman si Alaysa pero pumayag na din ito.
Matagal na kasi niyang gusto si Antonio simula pa ng pasukan pero ayaw niyang umamin. Nagsimula na ang klase at dumating na si Clarice. Hindi kayang makita ni Antonio si Clarice kung kaya't napagdesisyonan nitong mag-cutting class. Inayos niya ang gamit niya at lumabas kahit pa nagkaklase pa sila. Napansin naman siya ni Clarice. "San ka pupunta, De La Cruz?" tanong ni Clarice. Pinanlisikan siya ng mga mata ni Antonio. "Wala kang pakialam." Naiinis na sigaw nito at dire-diretsyong lumabas. Nagulat naman ang lahat sa inasal ni Antonio, lalong-lalo na si Clarice. Hindi siya makapaniwala na may ganoong ugali si Antonio. Ipinagpatuloy na lamang niya ang klase. Hindi na niya ito pinagalitan dahil sinisisi rin niya ang sarili niya kung bakit ito nagkaganon. Natapos ang klase pero walang Antonio na nagpakita sa kanya. Lumabas siya ng classroom at hinanap ito pero hindi niya ito mahanap. Sumuko na lamang siya sa paghahanap at pumunta na lamang sa hardin ng eskwelahan. Umupo siya sa bench at nagmuni-muni. Napatayo siya sa gulat ng may lumabas sa damuhan. Si Antonio lang pala ito at mukhang natulog ito sa damuhan sa itsura ng magulo nitong polo at buhok. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong niya. Tumayo ito at pinagpagan ang sarili. Sinamaan lang siya ng tingin nito. "Huwag kang ang mangialam," sigaw nito sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Clarice ang inasal nito. Akmang aalis na si Antonio nang hatakin niya ang kamay nito. Dahilan para mawala ng balanse si Antonio at madaganan siya nito. Pareho silang nagulat sa nangyari. Sobrang lakas ng tibok ng puso nilang dalawa dahil napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Kulang na lang ay maghalikan sila. Agad namang napatayo si Antonio. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok nito. "Huwag mo na akong pakialaman. Total, wala ka namang pakisakin." Iritadong wika nito. Tumayo na din si Clarice. Sobrang lakas din ang tibok ng puso niya. Hinarap niya si Antonio. "Tika nga, mag-usap nga tayo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil ba nireject kita?" Naiinis na tanong ni Clarice. Nilapit ni Antonio ang mukha kay Clarice. "Bakit? Bakit? Ano bang pake mo? Bakit mo ba ako pinapakialaman? Di ba nga sinabi mo na layuan kita? Pero bakit ka ba dikit ng dikit sa akin? Ano bang gusto mong gawin ko?" Irritableng sigaw ni Antonio. Sinampal naman siya ni Clarice. "Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan, Antonio. Akala ko maiintindihan mo na hindi tayo pwede. Sige, lalayuan din kita. Pero sana, huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil sa akin." Wika ni Clarice at saka naglakad palayo. Napakuyom na lamang ng kamao si Antonio. "Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo ba pinaglalaroan mo ang puso ko, Clarice?" tanong sa isip ni Antonio. Makalipas ang ilang araw at dumating na nga ang Linggo, nag-aayos si Antonio ng sarili. Magsisini sila ni Eliza kung kaya't kailangan niyang maging presentable. Nang matapos ay kinuha na niya ang susi ng kotse niya. Susunduin niya pa si Eliza sa bahay nito bago sila magtungo sa mall. Pinuntahan na ni Antonio ang bahay ni Eliza. Bumungad sa kanya ang mga taga-silbi nito at sinabihan siya na antayin ang dalaga. Maya-maya ay dumating na si Eliza. "Antonio," tawag ni Eliza sa kanya. Ngumiti na lamang si Antonio nang makita ang dalaga. Napakaganda nito at makikita mo talagang pinaghandaan niya ang suot niya. Nakasuot ito ng asul na dress na hanggang tuhod. Naka-heels din ito na kulay asul at may mga palamuti sa buhok. Nagmukha tuloy itong diwata. "Ang ganda mo ngayon, Eliza," papuri ni Antonio. Nahihiya namang ngumiti si Eliza na animoy kinikilig ito sa sinabi ni Antonio. "Salamat," sagot ni Eliza. Inalalayan na ni Antonio ang dalaga papasok sa kotse niya. Pumunta na sila sa mall at bumili ng tiket. Train to Busan ang panunuuri nila. "Mamayang alas 3 pa naman ipapalabas. Mamasyal muna tayo," alok ni Eliza na sinang-ayunan ni Antonio. Namasyal sila sa loob. Nag-skating, kumain, nag-shopping at kung ano-ano pa. Sobrang saya nilang dalawa. Sa isip ni Antonio sa paraang ito niya makakalimutan si Clarice, ang magmahal ng ibang babae. Sa ngayon ay wala siyang pagtingin kay Eliza pero iniisip niya na kalaunay matutunan niya rin itong mahalin. "Antonio," napalingon si Antonio sa kanyang likuran. Nagbago naman ang timpla niya nang makita si Clarice. "Ma'am,
nandito rin pala kayo? Masiglang bati ni Alyssa. Ngumiti na lamang si Clarice. Kayo ah, hindi niyo sinasabi na nagdi-date na pala kayo. Biro nito sa dalawa. Namula naman sa hiya si Alyssa, samantalang si Antonio ay namulsa at bumasangot. Eh kayo ma'am, mag-isa lang po ba kayo? Tanong ni Alyssa. Ah hindi, may kasama ako. O ayan na pala siya. Maya-maya ay may dumating na matangkad at maputing lalaki na aakalain mong Amerikano. Oh, may kasama ka pala Clarice. Sakto apa tayo. Mag-double date tayo. Alok ng bagong dating na lalaki. Hinampas naman ni Clarice ang lalaki. Ah, Lorenzo, ito pala si Antonio at Alyssa. Estudyante ko. Antonio at Alyssa, ito si Lorenzo ang... Hindi na natapos ni Clarice ang pagpapakilala ay sumabat na ang lalaki. Ako ang boyfriend niya, nice to meet you too. Sabat nito. Siniko naman siya ni Clarice at sinamaan ng tingin. Numisi lamang ito sa kanya. Agad naman sumama ang timpla ni Antonio at hinawakan ang kamay ni Alyssa. Bahala kayong dalawa. Huwag niyong istorbohin ang date namin ni Alyssa. Iritadong wika ni Antonio. Nagulat naman sila sa inasal nito. Kumirot naman ang puso ni Clarice nang makita ang magkahawak na kamay ng dalawa. Ano ka ba Antonio? Sumama na tayo kay ma'am. The more the merrier nga diba? Kaya ma'am, sama kami sa inyo. Masiglang wika ni Alyssa. Sige, kayo ang bahala. Magsisini kami ngayon. Ang panunuuri namin Train to Busan. Ani ni Clarice. Ayun din po panunuuri namin ma'am. Sabay-sabay na po tayong manood. Masiglang alok ni Alyssa na sinang-ayunan ni na Clarice at Lorenzo. Alas tres na ng hapon, kaya pumasok na sila sa sinihan. Saktong magkakatabi silang apat. Napapagitnaan sila Clarice at Antonio kung kaya't naiilang si Clarice. Samantalang irritable si Antonio. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan talaga siya ni Clarice. Gusto niyang makalimutan ang nararamdaman kay Clarice ngunit ito sila ngayon at magkakasama. Nagsimula na ang palabas. Puro tili at sigawan ang maririnig sa sinihan. Si Alyssa ay kapit na kapit kay Antonio kahit na hindi naman siya ganoon katakot. Chinachansi nga niya kasi ang binata. Samantalang yakap-yakap ni Clarice si Lorenzo dahil takot ito sa dilim pati na rin sa palabas. Tatawa-tawa na lang si Lorenzo sa reaction ni Clarice. Ang sarap sa pakin. Bulong ni Antonio sa sarili. Nagsiselos siya kay Lorenzo kahit pa ipinagtabuyan na siya ni Clarice ay gusto pa rin niya ito. Inis na inis siya kay Lorenzo dahil yakap-yakap ito ni Clarice. Parang gusto niyang bigwasan ang lalaki at paglayuin ang dalawa. Samantalang, ngingisi-ngisi si Lorenzo. Alam niyang may gusto ang binata kay Clarice kung kaya niyakap niya ng mahigpit si Clarice. Huwag ka nang matakot, nandito lang ako. Pag-aalo nito kay Clarice at kumindat na parang tanga. Natapos ang palabas na nagpipigil na sa pakin ni Antonio si Lorenzo. Tumingin ito sa kanya at nginisian siya. Kinuyom ng mahigpit ni Antonio ang kamao niya. Samantala, kapit na kapit pa din si Alyssa kay Antonio. Nang makalabas lang sila ng sinihan ay tsaka lang ito bumitiw. Oh my gosh, nakakatakot yung palabas. Ani ni Alyssa. Hindi naman umimik si Antonio. Sige, una na kami ng mam niyo. Natroma ata sa palabas. Paalam ni Lorenzo. Habang akay si Clarice, kumindat pa ito. Nagpaalam na rin sila Antonio at Alyssa sa isa't isa. At napagpasyahang umuwi na. Kinaumagahan, sabay na pumasok sa eskwelahan sina Antonio at Alyssa. Pinagbubulungan tuloy sila ng mga estudyante na kesyo magjowa na sila. Gosh, sila na pala? Grabe, sayang naman si Antonio ang pogi pa naman. Sari-saring komento ng mga babae. Nahihiya naman si Alyssa dahil naririnig niya ang mga bulungan. Nagtataka nga siya dahil bigla na lamang siyang sinundo ni Antonio sa bahay nila. Hindi niya tuloy maiwasang umasang gusto na rin siya nito at nagsisimulang manligaw. Samantalang ginawa lamang ito ni Antonio para pagsilusin si Clarice. Iniisip niya na mapapansin siya nito kapag may ibang babae na sa kanyang tabi. Nagbabaka sa akali na baka matauhan ito at malaman na may gusto rin si Clarice sa kanya. Nang makapasok sa classroom, ay agad na nagbulungan ang mga kaklase nila. Ang iba ay kinakantsawan pa sila. Umupo na silang dalawa sa kanilang upuan.
Lumapit naman si Jan kay Antonio at si Nico ito. Ayos pre ah, kayo na ba ni Alaysa? Nax, nakaka-move on ka kaagad kay ma'am. Biro nito, hindi na lamang siya pinansin ni Antonio. Awit, snubber na siya. Uy, kayo na ba ni Alaysa? Tanong ni Jan. Hindi, matipid na sagot ni Antonio. Eh, bakit magkasama kayong pumasok? Ito, in denial pa. Halata naman kayo na. Biro ulit ni Jan. Wala kang pake. Malamig na sagot ni Antonio. Hindi na lang kinulit ni Jan si Antonio dahil mukhang bad mood ito. Samantalang si Antonio naman ay naiinis pa rin sa nangyari nung Sabado. Nagsiselos at naiinis siya kay Lorenzo. Gustong-gusto niya pa rin sapakin ito. Nagpakilala itong nobyo ni Clarice pero hindi siya naniniwala. Alam niyang hindi basta-basta hahanap ng lalaki si Clarice. Maya-maya ay dumating na si Clarice. Hello class, may activity tayo ngayon at may halong twist ito. Ang mananalo ay may plus point sa card. Masiglang ani ni Clarice. Sa gym natin gagawin ang activity. Ang instruction ay hahanap kayo ng partner nyo. Dapat babae at lalaki para masaya. Tatapak kayo sa dyaryong ito at magsasabi ako ng pose na gagawin ninyo at magtatanong ako ng mga katanungan na konektado sa filosofiya. Pag nasagot nyo at tama ang pose nyo, 3 points kayo. Paliwanag ni Clarice. Nagpunta na sila sa gymnasium at naglatag ng mga dyaryo sa sahig. Kanya-kanya namang hanap ng makakapariha ang buong klase. Lumapit naman si Antonio kay Alaysa. Tinanong niya kung pwede itong maging kapareha niya. Agad ding pumayag si Alaysa kahit pa ang daming lalaking gusto siyang makapareha. Tumapak na sila sa kanya-kanyang dyaryo. Dahil lahat na ay may kapareha, ako din syempre dapat may kapareha, ani ni Clarice. Maya-maya pa ay dumating si Lorenzo. Nagtilian pa ang mga babae nang makita ang lalaki. Class, meet Lorenzo, may... Hindi pa tapos magsalita si Clarice ay sumabat agad si Lorenzo. Boyfriend, boyfriend ko ang ma'am nyo. Pakilala nito. Kinilig naman ang mga babaeng kaklase ni Antonio. Si Antonio naman ay silos na silos. Bakit ba nakapasok yan? Bulong ni Antonio sa sarili at ikinuyong pa ang kamao niya. Napansin naman ito ni Alaysa. Nakakaramdam na siya na may mali kay Antonio. So, kami ang magde-demo ng pose na gagawin nyo. Habang patagal ng patagal, ang round ay tutupiin hanggang sa lumiit ang dyaryo at kung sino ang matira ay siyang panalo. Start na tayo, ani ni Clarice at tumapak na sila ni Lorenzo sa dyaryo. Pose baba sa noo, sigaw ni Clarice. Dinemo naman nila dalawa ni Lorenzo ang pose na binanggit niya. Lalong sumiklab ang galit ni Antonio nang makita ang pose na ginawa nila ni Clarice at Lorenzo. Ang baba ni Clarice ay nasa noo ni Lorenzo at ang noo naman ni Lorenzo ay nasa baba ni Clarice. Ang question ay, what is the meaning of pillow? Tanong ni Clarice. Halos sabay-sabay namang sumagot ang buong klase ng love, kaya walang natalo sa round na yun. Tinupi nila ang isa. Sunod na pose ay piggyback ride, sigaw muli ni Clarice. Pumasa naman siya kay Lorenzo. Agad namang nagpasanan ang mga babae sa kaparehan nilang lalaki. Ang question ay, what is the meaning of Sophia? Tanong ni Clarice. Ang iba ay hindi na nakasagot kung kaya't natalo ang mga ito. 10 na lamang ang magkakaparehan na hindi pa natatalo, kasama sina Antonio at Alaysa. Chinachansingan pa nga ni Alaysa si Antonio at pasimpleng hinihimas ang dibdib ni Antonio habang nakapasan sa likod nito. Samantalang kulang na lang ay sumpain na ni Antonio si Lorenzo. Pasimple namang kinikilig ang mga kababaihan. Tinupi nila ulit ng isang tupi ang dyaryo. Aba, ang titibay nyo ah. Ang susunod na pose ay bridal carriage, sigaw ni Clarice at binuhat siya pangkasal ni Lorenzo. Lalong nagselos si Antonio, napikon na ito at nag-walk out. Dire-diretso itong lumabas at hindi man lang lumilingon. Hala, anong nangyari doon? Tanong ni Clarice. Nagkibit balikat na lamang si Alaysa dahil hindi niya rin alam ang dahilan kung bakit nagkaganon ang lalaki. Ay, hayaan niyo na lang, baka nireregla lang, biro ni Clarice at pinagpatuloy na lang nila ang laro. Nagtawa na naman ang buong klase. Samantalang, inis na inis si Antonio. Nagsiselos siya kay Lorenzo. Sobrang sweet nila ni Clarice kanina. Gusto niyang sumpain si Lorenzo.
Pumunta na lamang siya sa hardin at pinunit-punit ang mga dahong nabunot niya. Sa dahon na lang niya binaling ang galit niya. Nang makontento ay pumasok na ulit siya sa building. Walang masyadong estudyante dahil nasa klase pa ang mga ito. Hindi sinasadya ay nakasalubong niya si Clarice. Hindi na sana niya ito papansinin at lalagpasan na lang nang bigla itong nagsalita. Huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil sa akin, wika ni Clarice. Nangit-ngit naman sa galit si Antonio at hinila si Clarice at tinulak sa pader. Kinorner niya ito sa pader. Wala namang nagawa si Clarice. Umigting ang panga ni Antonio. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit ba pinaglalaroan mo ang puso ko? Masaya ka na ba? Masaya ka na bang nasasaktan ako ng dahil sa'yo? Nagtatangis na tanong ni Antonio. Kumirot naman ang puso ni Clarice. Ayaw niyang makita ang nasasaktan ang binata. Ilang ulit ko bang sasabihin, Antonio, hindi tayo pwede, sigaw ni Clarice. Pero bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to? At sino ba ang Lorenzo na yon? Boyfriend mo ba talaga siya? Iritadong tanong ni Antonio. Napatingin siya kay Antonio at natawa. Pinagseselosan mo ba si Lorenzo? Tanong ni Clarice. Pinalisikan siya ng mata ni Antonio. Oo, pinagseselosan ko siya. Nagsiselos ako sa inyong dalawa. Galit na pag-amin ni Antonio. Bakit ka magsiselos? Kapatid ko si Lorenzo, kuya ko siya. Ani ni Clarice na ikinagulat ni Antonio. Pero bakit sinasabi niya na boyfriend mo siya? Naguguluhang tanong ni Antonio. Nagbibiro lamang siya, matipid na sagot ni Clarice. Itinulak niya palayo si Antonio. Lalayuan na kita, pangako, ani ni Clarice at iniwang nakatulala si Antonio. Samantalang hindi makapaniwala si Antonio na kapatid ni Clarice ang pinagseselosan niya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Wala pa siyang karibal kay Clarice, pero hindi niya alam na ang karibal niya ay mismo kapatid niya. Clarice, sa akin ka lang, hindi ka dapat mapunta sa iba. Galit na sigaw ni Razel at pinagpupunit ang mga litrato na pinadala ng inatasan niyang magmatyag kay Clarice. Laman ng litrato ang magkasamang Antonio at Clarice. May mga mata at tenga siya saan man magpunta si Clarice. Baliw na baliw siya sa babae. Kaya niyang kumitil ng buhay. Mapasakan niya lamang si Clarice. Kahit pa kapatid niya ang aagaw kay Clarice ay wala siyang pakialam kung kapatid niya pa ito. Hindi siya magdadalawang isip na kitilin ang buhay nito. Tinawagan ni Razel ang kanyang kanang kamay. Matyagan mo si Antonio. I-report mo lahat ng gagawin niya. Huwag na huwag mong ialis ang paningin mo sa kanya. Kapag humadlang siya sa akin ay huwag kang magdadalawang isip na patayin siya. Wala akong pake kung kapatid ko siya. Kapag tinangka niyang agawin si Clarice ay ako mismo ang papatay sa kanya. Galit na utos nito at binaba na ang telepono. Kinuha niya ang litrato ni Clarice. Naka-frame pa ito. Hinimas-himas niya ito. Akin ka lang, Clarice. Balikan mo na ako. Sisiguraduhin kong magiging maligaya ka. Kausap niya sa litrato. Hinalik-halikan pa niya ito. Malala na talaga ang tama ng binata. Antonio, bakit ang baba ng mga grades mo? Nagbubulakbol ka ba? Galit na sigaw ng ina ni Antonio. Hindi umimik si Antonio. Sumagot ka, bakit ang baba ng grades mo? Sigaw muli nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Huwag mo kong pakialaman. Sa bagay, mahalaga lang naman sa iyo ang grades ko at ang mamanahin kong kumpanya. Pero yung nararamdaman ko, wala kang pake. Hindi mo man lang ako kakamustahin? Hindi mo man lang ako itatanong kung okay lang ako? Galit na sigaw ni Antonio. Sinampal naman siya ng kanyang ina. Abat bastos ka na. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Antonio. Sigaw nito at tumawa lamang si Antonio. Pinalaki? Nikatiting na pagmamahal nga sa akin wala kang binigay. Mga katulong ang nag-aalaga sa akin at hindi ikaw. Simula bata ako, hindi kita nakitang inalagaan ako. Kaya huwag mong isusumbat sa akin na ikaw ang nagpalaki. Dahil wala ka nung mga oras na kailangan kita. Nasaan ka nun? Nagpapakaasasa sa pera ni Daddy, sigaw ni Antonio. Naglakad na siya palayo at iniwan ang kanyang ina. Lumabas siya at lumayo muna. Naglalakad-lakad siya at dinala siya ng mga paa sa isang park. Umupo siya sa isang bench at nagmumuni-muni. Gusto niya munang makalayo sa problema. Naalala niya tuloy nung bata siya. Dito rin sa park na ito, umiiyak siya noon dahil iniwan siya ng mga katulong. Gabi na noon at walang sumusundo sa kanya. Hindi niya alam ang daan pabalik sa bahay kaya umiyak na lamang siya.
nang may dumating na magandang babae at pinatahan siya, kwinintuhan siya nito para lang mapatahan. Sobrang gaan ang loob niya dito at nang matigil na siya sa pag-iyak, ay hinatid na siya nito sa bahay nila. Hindi niya alam kung bakit niya naalala yun. Nagkibit-balikat na lamang siya. Antonio, nagulat siya nang biglang nakita niya si Clarice. Nang makita siya nito ay agad na rin itong umalis. Tsaka naalala ni Antonio na si Clarice ang babaeng nakilala niya sa park na ito. Pagka uwi ni Clarice ay may tumawag sa pangalan niya. Clarice, agad naman niya itong nilingon. Ikaw na naman, di ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? Iritadong sigaw niya dito. Ngumisi lamang ang lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumama sa akin, Clarice. Sumama ka na sa akin, liligaya ka sa piling ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Bahay, pera, alahas, kahit ano. Basta balikan mo lang ako. Ani ni Razel. Alam mo hindi mangyayari yan, Razel. Sinabi ko nang hindi na kita mahal. At wala na akong rason para balikan ka. Sa ginagawa mo ngayon, mas pinapatunayan mo lang na hindi na kita dapat balikan pa. Madiing wika ni Clarice. Hindi naman nagustuhan ni Razel ang sinabi ni Clarice. Kung kaya't hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Gagawin ko ang lahat para mapasakin ka. Gusto mo man o hindi, akin ka lang. Papatayin ko kung sino man ang magtatangkang agawin ka sakin. Pagbabanta nito. Natakot naman si Clarice sa sinabi ni Razel. Ngumisi ito sa kanya. Alam kong tinangka ng kapatid ko na ligawan ka. Mabuti na lang at hindi mo siya pinagbigyan, kundi ako mismo ang papatay sa kanya kahit na kapatid ko pa siya. Ani ni Razel at binitawan na ang kamay niya. Baliw ka na. Umalis ka na nga. Tigilan mo na ako. Sigaw ni Clarice. Tandaan mo, Clarice, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang kung sino mang mangagaw sa'yo. Ani nito at tumawa pa na parang baliw. At kalaunan ay umalis na din ito. Natakot na lamang si Clarice. Masyado nang baliw si Razel sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas. Lalo pa't pinagbabantaan na siya ni Razel. Ayaw din naman niyang mapahamak si Antonio nang dahil sa kanya. Ayaw niyang aminin sa sarili niya pero alam niyang may pagtingin na din siya sa binata. Kinabukasan, pumasok si Clarice sa eskwelahan para mag-resign. Magpapakalayon na siya upang makaiwas kay Razel at para na rin makalimutan ang nararamdaman sa binata. Bakit naman biglaan ang pagre-resign mo? May problema ba, Clarice? Tanong ng principal. Wala naman po. Lilipat na po kasi ako at malayo po ang titirahan ko dito. Kung kaya't magre-resign na po ako. Sagot ni Clarice. Napabuntong hininga na lamang ang principal. Ayaw na sana niya itong pakawalan sapagkat isa ito sa mga pinakamagaling na guro sa eskwelahan nila. Inayos na ni Clarice ang mga gamit niya. Mamimiss niya ang eskwelahan na ito. Hinanap niya pa si Antonio pero hindi pa ito pumapasok kung kaya't ibinigay na lang niya ang sulat kay John. Na alam niyang na lagi itong kasama ni Antonio. At doon umalis na siya sa eskwelahan. Aalis siya na hindi man lang nakikita o nakakausap man si Antonio. Nag-impake na siya ng gamit. Paalam na Antonio, sana ay hindi na tayo magkita pa. Ani ni Clarice at pumunta na sa airport. Naiayos na niya lahat ng kakailanganin niya. Ang destinasyon niya ay ang bansang Japan. Doon na siya maninirahan at hindi na siya muling babalik pa sa Pilipinas. Samantala, kakapasok lamang ni Antonio sa eskwelahan. Pre, pinabibigay ito ni Ma'am Clarice. Ani ni Jen at inabot ang sulat galing kay Clarice. Naiinis man siya ay inabot pa rin niya ito at binasa. Antonio, patawarin mo ako dahil hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa'yo. Naging masama ako sa'yo. Ipinagtabuyan kita pero sana maintindihan mo na hindi tayo pwede. Teacher ako at estudyante ka. Gusto ko man suklian ang nararamdaman mo. Gusto ko mang bigyan ka ng pagkakataon ay hindi pwede. Pero kung bibigyan man ako ng pagkakataon na mahalin ka, gagawin ko. Pero sadyang mapaglalaro ang tadhana. Antonio, mapapahama ka lang kapag ipinagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa akin. Layuan mo ko at lalayuan na din kita. Kalimutan mo na rin ako.
walang patutunguhan ang nararamdaman mo para sa akin. Huwag mo na akong hanapin pa dahil hindi na ako magpapakita sa iyo. Gusto kita pero patawarin mo ko. Hindi talaga pwede. Patawad at paalam na, Antonio. Nanakbo palabas ng eskwelahan si Antonio. Hahabulin niya si Clarice. Sasama siya dito. Pumunta siya sa airport at agad na hinanap ang babae pero bigo siyang mahanap ito. Clarice, nasaan ka? Clarice, sigaw niya. Pinagtitinginan na siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay mahanap niya si Clarice. Nagsituluan na ang mga luha niya. Para siyang batang hinahanap ang nanay nito. Napasabunot na lamang siya sa buhok. Hindi niya makita ang babae. Nakaalis na pala ito. Nahuli na siya. Magkahalong inis at lungkot ang nararamdaman ni Antonio. Naiinis siya na sinukuan niya agad si Clarice at sinubukan niya pang kalimutan ito sa pamamagitan ni Alyssa. Nalulungkot siya na gusto rin siya nito ngunit mas pinili nitong lumayo sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang rason nito para pilit na ipagtulakan siya. Wala naman din siyang pake kung masira ang reputasyon ng pamilya niya. Mamahalin niya ito kahit pa itakwil siya ng magulang nito. Mahal na mahal niya si Clarice at handa niyang ipaglaban ang pagmamahal niya dito. Ngayon pat alam niyang gusto rin siya ng babae. Samantala, nakatanaw lamang sa labas ng eroplano si Clarice. Ito na ang oras na lalayo na siya. Makakalayo na siya sa mga problema ang kinakaharap niya. Mahirap man ay kakalimutan na niya ang nararamdaman para kay Antonio. Ilang oras ang biyahe at nakarating na siya sa Japan. May kakilala siyang kamag-anak dito at dito muna siya pansamantalang tutuloy. Mag-a-apply na din siya dito bilang guro. Clarice, sigaw ng pinsan niyang si Arturo. Lumapit naman siya agad dito. Bakit naman biglaan ang pagpunta mo dito sa Japan? Ayos naman ang buhay mo sa Pilipinas ah. Tanong ni Arturo at tinulungan siyang magbuhat ng mga bagahe. Hindi pa rin ako tinitigilan ng dati kong nobyo. Natatakot na ako dahil baka may mapahamak nun dahil sa akin. Pinagbabantaan na din niya ako kaya natatakot na akong manatili sa Pilipinas. Sagot niya. Sumakay na siya sa kotse ni Arturo at nagtungo sa tinutuluyan nito. Si Razel ba ang tinutukoy mo? Yung mayaman na anak ng mga De La Cruz? Tanong ni Arturo. Tumango-tango naman si Clarice. Oo, masyado siyang obsessive. Kahit wala na kami, nasasakal pa din ako sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi ko siya binabalikan. Pero wala na akong rason para balikan siya. Hindi ko na siya mahal. Sagot ni Clarice. Naku, grabe naman pala yung lalaking yan. Buti na lang hiniwalayan mo at baka mapahama ka pa. Baka kung kayo pa rin, saktan ka niyan. Alalang ani ni Arturo. Pagkarating ay nag-ayos na sila ng mga gamit. By the way, Clarice, baka may naiwan kang jowa sa Pilipinas. Nakapagpaalam ka ba ng maayos? Paalala nito at hinampas siya ni Clarice. Ano ka ba? Wala akong jowa dun oh. Sagot niya. Natawa naman si Arturo. Sus, sa ganda mong yan. Pati nga ipis magkakagusto sa'yo. Biro pa ni Arturo. Luko ka talaga. Wala na akong panahon sa mga ganyan-ganyan. Nakaka-stress lang yung mga ganyan. Ani ni Clarice. Nge, 28 ka na oy. Di ka na bata. 2 taon na lang pag iiwanan ka na ng kalendaryo. Biro ni Arturo. Natawa na lamang si Clarice. Oo nga, 2 taon na lang at 30 na siya. Masyado na siyang napag-iiwanan. Pero sa ngayon ay hindi pa niya talaga kayang magmahal muli. Hindi niya pa kayang kalimutan si Antonio. Kada maiisip niya ang binata, ay kumikirot ang puso niya. Nasasaktan siya pero kailangan niyang layuan ito kundi baka mapatay ito ng sarili niyang kapatid. Ayaw niyang mangyari iyon. Kilala niya si Razel sa 1 taon niya itong nakasama ay alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Kung kaya't mas mabuting lumayo na lang kaysa may mapahamak ng dahil sa kanya. Samantala, ginagawa lahat ni Antonio para mahanap si Clarice. Ginamit niya ang impluwensya ng magulang niya para makahanap ang babae. Pero araw, linggo, buwan at taon, wala silang nahanap. Ni Anino nito ay hindi nila makita. Ayaw sumuko ni Antonio dahil desidido siyang hanapin si Clarice.
kahit pataon na ang lumipas ay mahal niya pa rin ito. Hindi niya malimutan ang babae. Kung maaari ay susuyo din niya ang buong mundo para lang mahanap ito ay gagawin niya. Dahil miss na niya ito. Gusto na niya itong makitang muli. Kada gabi ay nilulunod niya ang sarili sa alak. Nagsusugal, nagbubulakbol at kung ano-ano pa. Nasisira na ang buhay niya. Kahit anong gawin niyang paglimot dito ay naaalala pa rin niya ang maganda nitong mukha. Bumalik ka na sa akin, Clarice. Nagmamakaawa ko. Bumalik ka na. Lumuluhang sambit ni Antonio. Gusto na niyang mabaliw sa sobrang lungkot. Minsan ay naiisip na niyang magpakamatay. Mababaw man kung iisipin pero malalim na ang nararamdaman niya para sa babae. Hindi niya kayang mabuhay kung mawawala ito. Antonio, naglalasing ka na naman. Tigilan mo na yan. Galit na sigaw ng kanyang ina. Kinuha pa nito ang alak na iniinom ni Antonio. Huwag mo nga akong pigilan, ma. Wala nang saysay ang buhay ko. Galit na sigaw nito at halatang lasing na. Umayos ka, Antonio. Binigaw mo na ang lahat ng pangarap namin ng tatay mo para sa'yo. Anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay mo nang dahil sa isang walang kwentang babae? Galit na sigaw nito. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Hindi mo siya kilala. Mahal na mahal ko siya. Wala kang karapatan na husgahan siya. Sigaw ni Antonio. Maaaring hindi ko kilala ang babaeng iyon. Pero ano bang ginawa ng pagmamahal mo sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo. Sira na ang buhay mo. Sigaw ng ina ni Antonio. Huwag mo na akong pakialaman. Sigaw naman ni Antonio. Sinampal siya ng kanyang ina. Tandaan mo ito, Antonio. Ayusin mo ang buhay mo. Mag-aral ka at manahin mo ang kumpanya at ipapangako kong tatanggapin ko kung sino man ang babaeng kinababaliwan mo. Wala na akong pake kung sino man siya. Basta ayusin mo ang buhay mo. Ani ng kanyang ina at iniwan na siya. Nag-iisip naman si Antonio. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinabi ng ina. Pero kalaunan ay pinaniwalaan niya ito. Pinanghawakan niya ang pangako ng ina. Bumalik siya sa pag-aaral. Nag-aral ng mabuti at nang magka-graduate ay minana niya ang isang kumpanya ng ama. Natuwa naman ang kanyang ina at ayos na ang lahat. Pwede na silang magsama ni Clarice ngunit hindi niya pa rin mahanap ito. Nagtanong na siya sa mga kaibigan at ibang kamag-anak nito. Nagbabaka sakaling may makapagsabi kung nasaan si Clarice. Pero bigo pa rin siya. Minsan ay gusto na lamang niyang sumuko pero ayaw ng puso niya. Pinipilit ng puso niya na hanapin ang babae. Hanggang ngayon ay hinahanap pa din ng puso niya si Clarice. Hindi siya susuko hanggat hindi niya ito nakakasama. 3 taon na ang lumipas. 21 na si Antonio. Isa na siya sa pinakamayamang tao sa mundo. Pero kahit 3 taon na ang lumipas at siya na ang pinakamayamang tao sa mundo, ay hindi pa rin siya kumpleto. May kulang pa rin. Dahil hindi pa rin niya makita si Clarice. Ni anino nito ay hindi niya mahanap. Kahit pa 3 taon na ang lumipas, ay hindi pa rin niya makakalimutan si Clarice. Dahil mahal pa rin niya ang babae. Sinubukan niyang kalimutan ito sa pamamagitan ng ibang babae pero bigo siya. Lalo niya lang naalala ito. Antonio, tawag ng isang babae. Nang lingunin ito ni Antonio ay si Alyssa pala. Simula nang graduate sila ay naging katuwang ni Antonio si Alyssa sa negosyo. Si Alyssa ang tumulong sa kanyang bumangon. Si Alyssa din ang nag-alaga at kumalinga sa kanya nung mga panahong nangungulila at kailangan niya ng pagmamahal. Si Alyssa ang nagpilit sa kanya na itigil ang bisyo niya. At si Alyssa din ang nagtiis sa lahat ng masamang ugaling meron siya. Nanatili sa kanya si Alyssa kahit ilang beses niyang ipinagtabuyan ito. Dahil umaasa ito na mamahalin din siya pabalik. Umaasa si Alyssa na makakalimutan na ni Antonio si Clarice kapag nanatili siya sa tabi ng binata. Pero hindi, bigo siya. Si Clarice pa rin ang mahal ni Antonio. Kahit anong gawin niya ay si Clarice pa rin ang hanap-hanap nito. Kahit nandyan lang siya sa tabi ni Antonio ay hindi siya nakikita nito dahil iba ang hinahanap nito. Anong kailangan mo, Alyssa? Tanong ni Antonio.
May papipirmahan lang ako at saka may meeting sa board mamayang 3 PM. At saka handa na rin ang private plane papuntang Japan para sa business trip mo. Paalala ni Alyssa. Tumangot ang una lang si Antonio. Alright, iwan mo na lang ang mga dapat pirmahan. Ani ni Antonio at abala sa pagtingin-tingin ng mga papeles. Malungkot namang umalis si Alyssa sa opisina ni Antonio. Bakit ba hindi mo ko makita, Antonio? Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo ko. Malungkot na bulong ni Alyssa sa sarili at naglakad na palayo. Mama, nilingon ni Clarice ang isang batang babae. Mga nasa 3 taon na ang gulang ng bata. Napangiti naman siya nang makita ito. Baby Elora, masayang tawag nito at kinarga ang bata. Mama, tawag muli nito sa kanya at humagik-hik. Sa Japan pa din nanatili si Clarice. Ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas dahil baka makita niyang muli ang lalaking gusto na niyang kalimutan. Hay nako Clarice, bakit ba ikaw ang nag-aalaga sa batang yan? Kay Lorenzo yan. Sermon ni Cordelia na isa rin sa pinsan ni Clarice. Hayaan mo na insan, busy si kuya sa trabaho at saka alam mo namang basta na lang sila iniwan ng asawa niya kaya kawawa naman si Elora kung walang mag-aalaga sa kanya at saka parang anak ko na rin kaya tong batang to, ani ni Clarice. Napairap na lamang si Cordelia. Bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa para hindi ako lagi ang pinagbabantay mo sa bata kapag may pasok ka? Natawa na lang si Clarice sa reklamo ng pinsan. Alam mo namang ayoko nang makipagrelasyon. Kontento na ako sa buhay ko ngayon, sagot ni Clarice. Hay nako, sa ganda mong yan, hindi ka mag-aasawa. Aba, sayang ang lahi natin, Clarice. Tingnan mo itong batang ito, oh, parang manika sa ganda, ani ni Cordelia. Humiling-iling si Clarice. Ano ka ba? Hindi ko na kailangan ng anak dahil may anak na ako at si Elora yun. Katwiran ni Clarice. At inirapan naman siya ni Cordelia. Ewan ko sa'yo, insan. Oo na, anak na turing mo kay Elora. Kahit pamangkin mo yan, iba pa rin ang may asawa, no? Masarap kaya yung alam mong may magmamahal sa'yo tapos aalagaan ka, papakiligin ka. Tignan mo kami ni Juanito. Gabi-gabi may labing-labing. Pinandilata naman siya ni Clarice dahil kung ano-ano na ang pinagsasabi niya. Daldal mo, insan. May bata dito, baka nakakalimutan mo, ani ni Clarice. Nag-peace sign naman si Cordelia. Mama, ano yung labing-labing? Inosenteng tanong ni Elora. Wala yun, nak. Laro lang yun, palusot ni Clarice. Ah, okay, mama. Punta tayo sa park, ah, sagot ni Elora kaya tumangot-tango na lang si Clarice. Sir, handa na ang private plane nyo papuntang Japan, ani ng tauhan ni Antonio. Tumango na lamang siya at sumakay ng kotse. Kinuha ni Antonio ang telepono niya at tinawagan si Alyssa. Alyssa, I will pick you up. Where are you? Tanong niya dito. I'm here at the Starbucks near Uptown Mall, sagot ni Alyssa. Inutusan na ni Antonio na pumunta ito sa Starbucks para sunduin si Alyssa. Ilang minuto lang ay napuntahan na nila ito. Nadat na naman nila si Alyssa na umiinom ng kape. Lumabas ang driver at inalalayang pumasok sa kotse si Alyssa. Kalaunan ay pumunta na sila sa airport. Our client is Aubrey Kung. The contract worth 10 billion. So kailangan natin siyang mapirma sa terms and condition ng contract, ani ni Alyssa. Alright, mahaba pa ang biyahe at sa Wednesday pa ang business meeting. Magpahinga ka muna at baka mapagod ka, ani ni Antonio at sumakay na ng eroplano. Napangiti ng palihim si Alyssa. Kahit papaano ay nag-aalala sa kanya si Antonio. Sila lang dalawa ang nakasakay sa eroplano. Ingrande ang loob at para kang nasa isang mamahaling hotel. Gusto sanang tumabi ni Alyssa kay Antonio ngunit pinaupo siya nito sa likod niya. Ang dahilan ay para makapagpahinga ito ng maayos. Ilang oras pa ay nakarating na sila sa Japan. May mga tauhang sumalubong sa kanila at tinulungan silang magbuhat ng bagahe. Hinatid din sila nito sa mansyong tutuluyan nila. Magkaiba ang tutulugan nilang kwarto. Gusto man ni Alyssa na sa kwarto ni Antonio matulog ay wala siyang maisip na dahilan dahil napakalawak ng mansyon.
Pagod na pagod silang dalawa sa biyahe at napagdesisyon ng magpahinga na. Kinabukasan, inaya ni Eliza na mamasyal muna sila ni Antonio. Pumayag naman ito kaya sobrang saya ni Eliza. Pakiramdam niya ay isa itong date. Kung kaya't nag-ayos siya at nagsuot ng mga simple ngunit magandang damit na babagay sa kanya. At syempre, nagsuot din siya ng mga palamuti at sapatos na may mababang takong. Saan mo ba gusto magpunta? Tanong ni Antonio. Alam ko may Disney Park dito. Doon lang tayo pumunta. Masiglang sagot ni Eliza. Sumakay na sila sa kotse at pumunta sa Disney Park. Napakaraming tao. Sa entrance pa lang ay punong-puno na. Ayaw nang pumila ni Antonio kaya binayaran na lang niya ng 100,000 para sa dalawang tiket ang nagbibinta ng tiket. Agad naman silang pinapasok nito. Pagkapasok ay manghang-mangha si Eliza. Maganda pala sa Disney Park sa Japan. Maraming rides at mga souvenir shop. Niyaya ni Eliza si Antonio na bumili ng mga headbands na may disenyo ng tainga ng daga. Tuwang-tuwa naman si Eliza nang isuot niya ito kay Antonio. Wala namang magawa si Antonio kung kaya't hinahayaan na lang niya ito na gawin ang gusto ni Eliza. Sumakay sila sa roller coaster, swan boat, teacup at nang magutom na sila ay pumunta sila sa isang cafe. Habang kumakain ay may napansin si Antonio na pamilyar na mukha. Clarice? Agad siyang tumayo at lumabas ng cafe. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Clarice ang nakita niya. Hinanap niya ito agad. Kahit sobrang dami ng tao, ay pilit hinanap ng mata niya si Clarice. Nakita niya itong nakatalikod sa kanya sa di kalayuan. Dali-dali niyang hinabol ito at hinawakan ang kamay nito. Clarice, tawag niya dito. Lumingon naman sa kanya ang babae. Tama nga siya, si Clarice nga ito. Samantala, gulat na gulat si Clarice na makita ang binata. Antonio? Hindi makapaniwalang tanong niya. Naguguluhan siya dahil paano siya nahanap ni Antonio. Hindi niya alam kung bakit nasa harap niya ang lalaking gusto na niyang kalimutan. Mangiyak-ngiyak naman si Antonio. Sa wakas ay nakita na rin niya ang babaeng mahal niya. Hindi mo na kailangang lumayo, Clarice. Pwede na tayong magsama. Tatanggapin ka ng pamilya ko. Wala nang hahadlang sa atin, please. Huwag mo na akong iwan. Pakiusap ni Antonio at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Clarice. Mama, sino po siya? Napatingin si Antonio sa batang babaeng nagsalita. Ngayon lang niya napansin na hawak-hawak ito ni Clarice. Binuhat naman ni Clarice ang bata. Kaibigan ko lang anak, sagot ni Clarice. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Antonio sa narinig. May anak ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Antonio. Hindi sumagot si Clarice. Sumagot ka, Clarice. May anak ka na? Sino? Nag-asawa ka nang hindi sinasabi sa akin? Kinalimutan mo ko ng ganun-ganun lang? Galit na sigaw ni Antonio. Naiyak naman si Elora kung kaya't nagtinginan ang mga tao sa kanila. Niyakap naman ni Clarice at sinubukang patahanin ito. Tumingin ito kay Antonio. Alam mo, Antonio, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. At dapat ay wala ka ng pakisakin dahil may sari-sarili na tayong buhay. Ani ni Clarice at naglakad palayo. Naiwan si Antonio na hindi makapaniwala sa nangyari. Ang babaeng ilang taon niyang hinanap, ang babaeng minahal niya ng matagal na panahon ay maaabutan niyang may pamilya at anak na. Hindi niya matanggap. Sobrang sakit para sa kanya. Ilang beses na siyang sinakta ni Clarice pero bakit ito pa rin ang sinisigaw ng puso niya? Pilit pa rin hinahabol ang babaeng pilit na ipinagtatabuyan siya. Gusto niyang mabaliw. Hindi niya kayang tanggapin na may pamilya na at anak si Clarice. Napagpasyahan niyang umuwi at hindi na nag-abalang hanapin si Eliza. Durog naman ang puso niya. Bakit ba hindi na lang siya magmahal ng iba? Simula nang makilala niya si Clarice ay puro pasakit lang ang binigay nito sa kanya. Bakit ba hindi niya makalimutan si Clarice? Sobrang gulo ang isipan ni Antonio. Magkahalong galit at kalungkutan ang nararamdaman niya. Bakit? Bakit mo sa akin ginagawa to, Clarice? Akala ko ba ay mahal mo rin ako?
Akala ko ba ay kung bibigyan ka ng pagkakataon ay mamahalin mo din ako. Pero bakit? Bakit ka nag-asawa? Galit na sigaw nito at binasag ang mga vase na nakikita niya. Pinagbabato niya lahat ng makitang gamit. Wala siyang pake kung nasusugatan na ang mga kamay niya dahil sa bubog. Nakita niya ang isang pirasong bubog sa sahig. Kinuha niya iyon at itinutok sa lalamunan niya. Wala nang saysay ang buhay ko kung wala ka din, Clarice. Ang mabuti pa ay mawala na ako sa mundong ito. Wika ni Antonio at itinarak ang bubog sa kanyang lalamunan. Umagos ang dugo at napahiga siya sa sahig. Antonio! Sigaw ni Alaysa. Nilapitan niya si Antonio. Natataranta siya dahil napakaraming dugo ang umaagos mula sa lalamunan ni Antonio. Tulong! Tulungan niyo ko! Umiiyak na sigaw ni Alaysa. Dumating naman agad ang mga katulong at agad silang dinala sa kotse. Iyak lang ng iyak si Alaysa nang makapunta sila sa hospital. Please, Antonio, huwag kang bibitaw. Umiiyak na pakiusap ni Alaysa. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang duguan nitong kamay habang dinadala ito sa emergency room. Iyak lang ng iyak si Alaysa. Hindi niya alam ang gagawin niya. Natataranta siya. Ayaw niyang mawala si Antonio sa kanya. Kahit hindi na siya nito mahalin ay ayos lang basta mabuhay ito at maging masaya kahit sa piling na ng iba. Nanginginig na kinuha niya ang telepono at tinawagan ang ina ni Antonio. Tita, si Antonio po. Nanginginig na wika niya. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala nitong tanong. Nagtangka po siya magpakamatay, tita. Pumunta na kayo dito sa Japan. Baka hindi niyo po siya maabutan ng buhay. Umiiyak na sagot ni Alaysa. Wala pang isang araw ay ibinalita agad ang nangyaring trahedya kay Antonio. Ibinalitang nakoma ito at mababa ang tiyansang magising pa. Napanood naman ito ni Clarice. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Antonio sa sarili niya. Nakokonsensya tuloy siya dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nagtangka itong magpakamatay. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa kanya ay nasaktan ito at nagtangkang magpakamatay. Hindi naman niya aakalain na ganoon siya kamahal ni Antonio at hahantong sa ganoon ang gagawin nito. Maya-maya ay lumabas sa TV si Alaysa. Ini-interview siya ng mga reporter. Namamaga ang mga mata nito at hindi pa din tumitigil sa pag-iyak. Ma'am Clarice, kung nasaan ka man ngayon, please, puntahan mo si Antonio. Ma'am, kailangan ka niya. Hindi na kami sigurado kung gigising pa siya. Ma'am, ikaw ang kailangan niya. Pakiusap ni Alaysa at iyak lang ng iyak. Hindi na napigilan ni Clarice na maiyak. Kasalanan niya lahat ng ito. Kung sana ay hindi siya nakilala ni Antonio at magiging masaya ang buhay nito. Sinira niya ang buhay ni Antonio. Wala na siyang ginawa kundi saktan ito. Walang kapatawaran ang mga ginawa niya kay Antonio. Napagpasyahan niyang puntahan si Antonio sa hospital na kinalalagyan nito. Pagkarating niya ay dinungog siya ng medya. Kayo po ba si Clarice yung binanggit ni Ma'am Alaysa sa balita? Alam niyo ba kung bakit nagtangkang magpakamatay si Sir Antonio? Kaano-ano niyo po si Sir Antonio? Sari-sari nitong mga tanong. Hindi alam ni Clarice kung saan babaling at ano ang sasagutin niya. Gusto na lang niyang makaalis doon. Mabuti na lang, may mga lalaking malalaking pumalibot sa kanya. Sinamahan siya nito hanggang makapasok siya sa hospital. Ma'am, nasa third floor po sa room 204 po si Sir Antonio. Ani nito sa kanya. Tumango naman siya at hinanap ang kwartong kinaruroonan ni Antonio. Nahanap na niya ito. Pagkapasok ay bumungad sa kanya ang nanay ni Antonio at si Alaysa. Parehong namamaga ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Ma'am Clarice, tawag ni Alaysa. Sinamaan naman siya ng tingin ng mama ni Antonio. Ikaw ba si Clarice? Ikaw ba ang dahilan kung bakit gusto mong magpakamatay ni Antonio? Galit na tanong ng ina ni Antonio. Napayuko na lamang si Clarice. Patawarin niyo po ako. Malungkot na wika ni Clarice. Walang ano-ano ay bigla siyang sinampal nito. Akala mo ba makukuha ng sorry mo ang buhay ni Antonio?
Paano na lang kung natuluyan siya? Paano na lang kung hindi siya naagapan? May magagawa ka ba? Galit nitong sigaw sa kanya. Tumulo na lamang ang luhang pinipigilan ni Clarice. Patawarin niyo po ako, hindi ko naman aakalain na ganito ang mangyayari. Patawarin niyo po ako, ma'am. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Clarice. Lumapit naman si Alyssa sa kanya at inawat ang ina ni Antonio. Tita, huwag na kayong magalit kay Ma'am Clarice. Lumabas muna tayo. Iwan muna natin sila. Pakiusap ni Alyssa. Wala nang nagawa ang ina ni Antonio at sumama na palabas kay Alyssa. Samantalang lumapit si Clarissa, nakaratay na si Antonio. Madaming nakakabit na aparatos dito at may benda rin ito sa liig. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang bibitiw, Antonio. Patawarin mo ko dahil puro sakit lang ang ibinigay ko sa iyo. Hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon na mahalin mo ako. Ipinagtabuyan kita. Sana hindi mo na lang ako nakilala. Sana ay hindi mo na lang ako minahal. Kung sa gayon ay hindi tayo mapupunta sa sitwasyon na ito, huwag kang bibitiw dahil kailangan ka pa ni Alyssa ng pamilya mo. Please, nakikiusap ako, kailangan pa kita. Lumuluhang wika nito at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Antonio. Maya-maya ay unti-unting gumalaw ang daliri ni Antonio. Nabuhayan ng loob si Clarice. Agad siyang tumawag ng nurse. Agad namang nagsidatingan ito. Pinalabas muna siya dahil i-check nila ang kalagayan ni Antonio. Kinakabahan namang naghintay ang tatlo sa labas ng kwarto. Ilang minuto pa ay lumabas na ang doktor. Dok, ano pong balita? Tanong ng ina ni Antonio. Maswerte po ang anak niyo. Himala na, gumagana na muli ang nerve sa utak niya. Ibig sabihin ay maaari siyang gumising pagkatapos ng 3 araw. Sagot ng doktor. Napaluha naman ito sa saya. Salamat sa Diyos, akala ko ay hindi na siya magigising. Lumuluhang ani nito. Mauuna na po ako, paalam ni Clarice. Hindi siya pinansin ng ina ni Antonio. Lumapit naman si Alyssa sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ma'am, kung may oras po kayo ay bibisitahin niyo po si Sir Antonio. Alam ko pong kayo lang ang may kakayahang gisingin siya, ani ni Alyssa. Pilit niyang nginitian ito at naglakad na siya paalis. Sumakay siya ng elevator pababa. Pinindot na niya ang button papunta sa ground floor. Nagsimula nang bumaba ang elevator. Dito lang pala kita mahahanap, Clarice. Nagulat si Clarice nang biglang magsalita ang lalaking nasa likuran niya. Nakasombrero ito at nakasuot ng mask. Razel, hanggang dito ba naman isusundan mo pa rin ako? Ilang beses ko bang sasabihin na tigilan mo na ako? Iritadong sigaw ni Clarice. Ngumisi lang ito sa kanya. Akala mo ba ay hindi ko alam kung bakit mo binisita ang kapatid ko? Alam kong mahal mo rin siya, pero hindi ako papayag na magkatuluyan kayo. Papatayin ko siya, Clarice. Ngayon pa lang ay inaagaw ka na niya sa akin. Paano pa kaya kung magising na siya? Galit na sigaw ni Razel sa kanya. Anong gagawin mo? Kung anuman ang binabalak mo, itigil mo yan. Natatakot na wika ni Clarice. Tumawa ito ng malakas. Nababaliw ka na, sigaw ni Clarice. Natatakot na siya sa inaakto ni Razel. Hinampas ni Razel ang dingding ng elevator. Oo, baliw na ako. Baliw na ako sa iyo, Clarice. Balikan mo na ako, please. Papaligayahin kita. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Lahat ng hihilingin mo gagawin ko. Basta balikan mo lang ako. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kaya kitang pakasalan ngayon, kahit sa ang simbahan pa. Basta balikan mo lang ako, Clarice. Mahal na mahal kita. Ani nito, natakot siya lalo kay Razel. Nababaliw na ito. Kapag binalikan mo ko, hahayaan ko na si Antonio. Hindi ko na siya papatayin. Basta sumama ka sa akin. Alok ni Razel. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Alam mong hindi ako sasama sa iyo, Razel. Nahihibang ka na. Sagot niya dito. Nagulat siya nang biglang naghablot ng baril ito at tinutok sa kanya. Kung hindi ka sasama sa akin, papatayin na lang kita. Papatayin ko kayong dalawa ni Antonio. Pagbabanta nito. Razel, ibaba mo yung baril mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pakiusap ni Clarice. Tinawanan lang siya ni Razel. Clarice, minahal kita.
6 na taon kitang minahal. Lahat ginawa ko. Lahat binigay ko para sumaya ka lang. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako. Ngayon ang kapatid ko naman ang pinupunterya mo. Papatayin na lang kita kaysa mapunta ka sa iba. Sigaw nito. Ma'am Clarice, saktong pagputok ng baril ay siyaring pagsangga ng katawan ni Alaysa. Humandusay sa sahig si Alaysa. Umaagos ang dugo nito mula sa dibdib nito. Alaysa! Natatarantang hinawakan ni Clarice ang katawan ni Alaysa. Natakot naman si Razel kaya nanakbo ito palayo. Tulong! Tulungan niyo kami! Umiiyak na sigaw ni Clarice. Agad namang may tumulong sa kanila at dinala sa emergency room si Alaysa. Naluha na lang si Clarice. May napahamak na naman ng dahil sa kanya. Siguro may sumpa talaga siya. Dahil ang kung sino man ang mapalapit sa kanya ay mamamalasin at mapapahamak ang buhay. Bakit ba kahit anong gawin niyang paglayo ay humahanap ng paraan ang tadhana na paglapitin sila. Pati ang ibang tao ay nadadamay na. Ayaw na niyang may mapahamak ng dahil sa kanya. Gusto na lang niyang lumayo sa malayong malayo na walang kung sino man ang makakatuntun sa kanya. Pero paano mangyayari yon kung mismong tadhana na naglalaro sa kanila? Umuwi si Clarice na pagod. Nang malaman ng mga pulis ang nangyari, ay agad siyang inaresto ng mga ito at tinanong siya kung paano at anong nangyari kung bakit nabaril si Alaysa. Noong una nga, ay hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng mga ito. Buti na lang, may isang pulis na marunong mag-English. Isinalaysay niya ang nangyari na si Razel ang may kagagawa ng lahat na ito ang bumaril kay Alaysa. Ngayon ay pinaghahanap na si Razel. Wanted na ito sa buong Japan. Pagkatapos ng interrogation, ay agad rin siyang pinauwi ng mga ito. Mama, sinalubong siya ni Elora. Agad niyang kinarga at niyakap ito. Mama, bakit po mapula mata niyo? Inosenteng tanong ni Elora. Nginitian na lamang ito ni Clarice. Wala ito anak, makeup lang, palusot niya. Laro tayo mama, may binigay na Barbie sa akin si Tita Cordy. Masigla nitong wika at bumaba na sa pagkakarga niya. Napatingin na lamang si Clarice kay Elora. Sana hindi na mawala ang ngiti sa iyong mga labi, Elora, ani ni Clarice sa isip. Tatlong araw na ang lumipas, katulad nga ng sinabi ng doktor ay nagising na nga si Antonio. Maluha-luha naman sa tuwa ang ina niya, pero hindi masaya si Antonio. Hinihiling na sana ay hindi na lang siya binuhay at hinayaan na lang siyang mamatay. Pero hindi niya masabi ang mga gusto niyang sabihin. Dahil sinaksak niya ang lalamunan niya ay na-damage ang vocal cords niya. Hindi na siya makakapagsalita. Napipin na siya. Gusto man niyang sumigaw sa galit ay sumasakit lang ang lalamunan niya. There are just 21% chance na makakapagsalita ulit siya. We will do our best para mabalik ang boses niya, sabi ng doktor. Nadismaya naman ang ina ni Antonio sa narinig. Gawin niyo ang lahat, pakiusap. Hindi pwedeng magkadiferensya ang anak ko, galit na sigaw nito. Tumango-tango lang ang doktor. Lumapit naman ang ina kay Antonio. Antonio, ayos lang ba? May masakit ba sa'yo? Umiiyak na ani nito. Hindi kumibos si Antonio. Ayaw na lang niyang kumilos. Pagod na siya. Bakit ba napakamalas niya? Simula ng bata siya ay hindi na niya makuha ang gusto niya. Pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya. Pakiramdam niya ay walang may paki sa kanya. Pati ang babaeng mahal niya ay pinagtatabuyan siya. Sana hindi na lang siya nabuhay. Sana hindi na lang siya nabuhay sa mundong ito. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik na din ang boses ni Antonio. 4 na operasyon ang pinagdaanan niya para lang gumaling ito. Nakarating din sa kanya ang balita na nabaril si Alaysa at kagagawan iyon ng kapatid niya na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Hindi pa makapagsalita si Antonio dahil sumasakit pa rin ang lalamunan niya kapag pinilit niyang magsalita. Kapag may gusto siyang sabihin ay isinusulat niya sa isang whiteboard. Kamusta na si Alaysa? Sulat ni Antonio sa whiteboard. Kasama niya ang kanyang ina na hindi siya iniwan hanggat hindi siya gumagaling. Nasa coma pa rin si Alaysa.
ipagdasal mo na lang na gumaling siya, sagot ng ina nito. Hindi na lang siya umimik, nalulungkot siya. Kahit paano ay mahalaga sa kanya si Alaysa. Ito ang naging katuwang at katulong niya noong panahong wasak na wasak ang puso niya. Si Alaysa ang nag-alaga at nagmahal sa kanya ng tunay. Matagal na niyang alam na may gusto sa kanya si Alaysa, pero kahit anong gawin niya, pilit man niyang mahalin pabalik si Alaysa ay hindi niya magawa. Si Clarice pa rin ang hinahanap ng puso niya. Si Clarice pa rin ang mamahalin niya. Naawa tuloy siya kay Alaysa. Umaasa ito na mamahalin rin niya ito pabalik, pero alam niyang kailanman ay hindi niya masusuklian ang pagmamahal nito sa kanya. Hinihiling na lang ni Antonio na may mahanap si Alaysa na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila si Clarice na hawak-hawak ang kamay ni Elora. Hindi alam ni Antonio kung matutuwa siya na makita si Clarice o magagalit sa iniisip niyang may anak na si Clarice. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Una si Antonio, ngayon naman si Alaysa ang mapahamak ng dahil sa'yo. Galit na sigaw ng ina ni Antonio kay Clarice. Natakot naman si Elora kaya nagtago ito sa likuran ni Clarice. Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away. May gusto lang po akong ipaliwanag kay Antonio, ani ni Clarice. Nagsulat naman si Antonio sa whiteboard. Iwan niyo muna kami, mama, sulat ni Antonio. Ayaw man ay napilitang lumabas ang ina ni Antonio. Lumapit naman sina Elora at Clarice kay Antonio. Bakit ka nandito? Dala-dala mo pa yung anak mo, sulat ni Antonio. Nagkakamali ka, hindi ko anak si Elora. Pamangkin ko lang siya, anak siya ng kuya kong si Lorenzo, paliwanag ni Clarice. Ayaw naman maniwala ni Antonio. Nagsulat ulit ito sa whiteboard. Bakit mama ang tawag niya sa'yo? Tinawag mo pa nga siyang anak? Tumikim si Clarice. Mama ang tawag niya sa akin dahil ako na ang nag-alaga sa kanya. Simula sanggol pa lang siya. Abala sa trabaho si kuya at iniwan na sila ng nanay niya. Kung kaya't sa akin, pinaalagaan si Elora at anak na ang turing ko sa kanya. Paliwanag muli ni Clarice. Nagulat muli si Antonio. Bakit ka ba nandito? Akala ko ba ay wala ka ng paki sa akin at wala ka ng kailangang ipaliwanag sa akin? Bakit nandito ka at ipinaliliwanag ang mga tanong na gumugulo sa isipan ko? Kumirot naman ang puso ni Clarice sa mga hinanakit ng binata. Nagkakamali ka, Antonio. May paki ako sa'yo. Simula nang makilala kita noon, ay minararamdaman akong kakaiba. Pero natakot ako. Teacher ako at estudyante ka. Mayaman ka at mahirap lang ako. Kahit saan mo tingnan ay mali. Magkaiba tayo ng mundo. Akala ko kapag ipinagtabuyan kita ay hindi ka na aasa at titigil ka na. Pero mali ako. Hindi ka tumigil na mahalin ako. Hindi ka sumuko. Patawarin mo ako, Antonio, sa mga nagawa ko noon. Natatakot lang ako na baka mapahama ka at iyon ang magiging sanhi ng pagkawala mo. Ayokong mangyari yun kaya lumayo ako. Hindi ko naman aakalain na mahanap mo ko at masasaktan ka kapag nakita mo si Elora. Mahabang wika ni Clarice. Nakinig lang si Antonio sa mga sinasabi niya. Sana mapatawad mo ko. Alam kong marami akong nagawang kasalanan sa iyo at puro hinanakit lang ang binigay ko sa iyo. Ngayon, susundin ko na ang puso ko. Hindi ko alam kung papatawarin mo ako, pero sana ay bigyan mo ko ng pagkakataon na bumawi sa iyo, Antonio, dahil mahal na mahal kita. Ani ni Clarice at mabilis ang hinalikan sa labi si Antonio. Nagulat si Antonio sa ginawa ni Clarice. Napahawak siya sa kanyang labi. Sumulat siya sa whiteboard. Bakit mo ginawa yun? Sulat ni Antonio at hindi pa makapaniwala sa nangyari. Ngumisi lang si Clarice. Magpagaling ka, Antonio. Araw-araw na akong bibisita dito. Aalagaan at mamahalin kita hanggang sa gumaling ka, ani ni Clarice at naglakad na sila palabas ni Elora. Napahawak muli si Antonio sa labi niya. Ramdam na ramdam pa rin niya ang malambot na labi ni Clarice. Mama, ba't mo kinis yung lalaki? Inosenteng tanong ni Elora. Natawa na lamang si Clarice. Siya na ang magiging bagong papa mo, sagot ni Clarice at hinalikan sa noo si Elora. Simula noon
ay lagi nang bumibisita si Clarice sa kanya. Dinadalhan siya nito ng mga prutas. Katulad nga ng sinabi nito ay inalagaan siya ni Clarice. Madalas ay nagkwekwento nito tungkol sa buhay niya. Hanggang sa tuluyan nang gumaling si Antonio at nakapagsalita na ito. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ni Antonio. Ngumiti naman si Clarice at hinawakan ang kamay niya. Sinabi ko na sa iyo, 'di ba? Dahil mahal kita kaya ko ginawa 'yon. Sagot ni Clarice. Tumingin si Antonio sa mga mata ni Clarice. Hindi niya alam kung maniniwala pa siya o magtitiwala kay Clarice. Kung talagang mahal mo ako, kaya mo bang pakasalan ako kahit na maghihirap na ako? Tanong ni Antonio. Natawa naman si Clarice sa tanong nito. Mahirap ka man o mayaman, may diferensya man o wala, tatanggapin kita ng buong buo. Mamahalin kita kahit pa sa kamatayan, handa kitang sundan, makasama lang kita. Sagot ni Clarice. Lumamlam naman ang mga mata ni Antonio. Kung ganun, magpakasal na tayo. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na ito, Clarice. Mahal na mahal kita. Ani ni Antonio at hinalikan si Clarice. Gumanti naman ito ng halik sa kanya. Sabik na sabik sila sa isa't isa. Masaya silang dalawa dahil sa wakas ay nagtagpo rin ang mga puso nila. Marso araw ng Linggo. Ito na ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang kasal ni Antonio at Clarice. Halos lahat ng mga politiko at mga sikat na tao ay imbitado sa kanilang kasal. Masayang masaya ang lahat. Noong una ay ayaw tanggapin si Clarice ng ina ni Antonio, pero kalaunay nang makilala siya nito ay tinanggap na rin siya nito. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng bride. Kabado naman si Antonio dahil nangangamba siya na baka umatras si Clarice sa kasal. Ilang minuto lang ay dumating ang kotse kung nasaan si Clarice. Lumabas na ito at lahat ay namangha dahil napakaganda ni Clarice, lalo na sa suot nitong wedding gown. Nagmukha talaga siyang anghel dahil napakaganda niya. Mangiyak-ngiyak naman sa tuwa si Antonio. Ito ang pinakahihintay niyang araw. Hindi siya makapaniwala na hahantong sila sa ganito ni Clarice. Pumasok na sa simbahan si Clarice. Masayang masaya ang mga kaibigan at kamag-anak niya. Tuwang-tuwa naman si Elora dahil napakaganda ng mama niya. Buhat-buhat siya ni Lorenzo na nangingilid na ang luha dahil ikakasal na ang bunso niya. Dahan-dahang naglakad papunta sa altar si Clarice. Ito na, ikakasal na siya sa lalaking mahal niya at mahal na mahal siya. Pinipigilan niyang maluha dahil masisira ang make-up niya. Nang makalapit siya kay Antonio ay inilahad nito ang kamay niya. Ngumiti siya at inabot ang kamay nito at sabay silang naglakad papunta sa altar. Nagsimula na ang seremonya. Nagsalita na ang pare at nagpalitan na sila ng vows. I do, pareho nilang sagot. You may now kiss the bride, anunsyo ng pare. Inangat na ni Antonio ang belo ni Clarice at hinalikan ito. I love you, nakangiting wika ni Antonio. I love you too, sagot ni Clarice at hinalikan pabalik si Antonio. Masaya silang pareho dahil sa dinami-dami ng pinagdaanan nila, ang lahat ng sakit na naramdaman nila noon. Marami man ang humadlang sa pag-ibig nila, ay hito pa rin sila at nagmamahalan, at sa wakas ay magsasama na sila habang buhay. 3 taon ang lumipas. Nagkaroon na ng 3 supling sina Antonio at Clarice, isang lalaki at 2 babae. Kambal ang 3 ito. Pinangalanan nila ang mga ito na Juanito, Carmelita at Carmela. Inampon na din nila si Elora dahil hindi na rin ito maalagaan ng kuya niya ang bata. 6 na taon na ito at grade 1 na sa pasukan. Samantala, nagising na si Alaysa sa pagkakakoma. Gumaling na rin ito agad at masaya na ito ngayon dahil nakapag-asawa na ito ng isang Koreano at ngayon ay may 2 na itong anak. At si Razel naman ay nakakulong na sa Japan. 30 taon na pagkakakulong ang ipinataw sa kanya, habang si Lorenzo ay inabala na lang ang sarili sa trabaho at inasa na lang kay Clarice ang pag-aalaga kay Elora. Ngayon ay masayang masaya na sina Clarice at Antonio. Wala nang hahadlang sa pagmamahala nila at habang buhay na silang magsasama.
Doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless!